panitikan. So, tulad ng sinabi kanina, ako si hindi na pala ako binibigyan, ako si Ginang Christine Estrada Clarion. Pagpasensya nyo na, hindi pa rin po ako sanay na ako isang ginang na. At kinagagala ko po kayong makasama ngayong araw na to. So, bago ang lahat, gusto ko po munang mag-next right. Gusto ko po unang pasalamatan ng mga sumusunod, si Dr. Rosario C. Ferrer, ang punong guro, apat ng paaralan ng Sining at Kalakalan ng Pangasinan, o Pangasinan School of Arts and Trades. Si Ginoong Silito Sibugarin, ang pangalawang pangulo ng Senior High School, o sa Senior High School, sa paaralan ng Sining at Kalakalan ng Pangasinan, o ang parehas na paaralan. Si Ginang Virginia, pasensya na po sa typographical error na sobrahan po ng I, na-excite po ako masyado. Si Ginang Virginia R. Perez pala, ang ulong guro tatlo ng Departamento ng Filipino. At syempre, ang kumulit sa akin, ang napakagaling din na si Ginong Jainer J. Hernandez, ang dalubguro isa ng Departamento ng Filipino sa parehas na paaralan. Tulad ni Ma'am kanina, binabati ko po kayo Ginoo sa inyong promotion bilang dalubguro 1 sa isang napakagaling na paaralan. Si Sir Jainard po ay isa sa mga iniidolo ko sa pinanggalingan ko rin, isa sa mga pinanggalingan ko rin paaralan, ang Edna School. Napakagaling po niya at napakahusay po niya. So, salamat po Ginoo sa inyong pag-iimbita sa akin sa palihang ito. So, balik po tayo. Binabati ko rin po pala ang lahat ng mga narito sa palihang ito o sa pagpupulong ito. Magandang araw po sa inyong lahat. Sana po ay matuto po tayo sa isa't isa. Kasi alam ko naman po na may mga bagay na naranasan na po ako at natutunan na po ako sa aking mga pinagdaanan na maaring hindi pa po ninyo na pagdadaanan. At alam ko pong meron din po kayong mga natutunan na pwede niyo po rin pong ibahagi sa akin. Ano po? Kasi po, alam ko yung iba po sa mga kalahok ngayong araw na to ay baka mas marami pa po silang nalalaman kaysa sa akin. So, kung meron po kayong nais ibahagi sa talakayang ito, very open po ako sa inyong mga gustong ibahagi. Okay lang po ba yun? Hello? Okay. So, sana po maging interactive po o maging interaktibo po ang ating talakayan ngayong araw na to. At maaari nyo rin po akong tanungin kung meron po kayong mga katanungan mamaya or mayroon ko yung nais linawin. Ano po? So, disclaimer din po, hindi po ako yung tipo ng tagapanayam na mahilig po sa mga slides. So, karamihan po ng mga sasabihin ko ay batay nga po sa mga naranasan ko at hindi ko na rin po nilagay sa slides. So, bago ang lahat, teka muna, meron po muna akong mga katanungan na nais ninyong, nais kong ibahagi ninyong kasagutan. Halimbawa, basahin ko muna, bago magpatuloy sa isasagaw pagkasanay, alamin muna natin ang kasagutan sa mga sumusunod na katanungan. So una, ang katanungan ko muna sa inyo, ano ang inyong inaasahan sa tagapagsanay o tagapanayam? So maaari po ba kayong magbahagi ng mga inaasahan nyo muna sa akin? Mag-set po muna tayo ng expectations. Meron po ba? Hello? Ma'am, magandang umaga po. Magandang umaga po. Magandang umaga po. Maligaya pong pagparito sa aming virtual na ganapan sa Zoom meeting po natin. Ma'am, maraming salamat po. Ang inaasahan po namin sa inyo ngayon ay matututo po kami ng mga bagay na mga kabatiran na talaga namang buhat sa inyong personal at professional na karanasan at syempre na may kinalaman sa wika. Yan lang po. Maraming salamat, ma'am. Maraming salamat, Ginoong Jainard. At tulad ng sinabi ko, congratulations po ulit. So, maraming salamat po, madam. Okay. So, maliban po kay Ginoong Hernandez, meron po bang magbabahagi ng kanilang inaasahan? Kasi natatakot po ko, baka hindi ko po maabot ang inyong mga inaasahan sa akin. Meron po ba? Actually, sa
sa inyong paaralan, ay sa inyong paaralan o sa inyong institution, meron po akong mga kaklase dyan. Alam ko narito po siya ngayon, si Binibining Mariel Moralde. Meron ka po bang inaasahan sa akin? Isa po siya sa mga closest friends ko, lalo na nung kolehiyo po kami. May inaasahan ka po ba sa akin, Vice? Okay, bago ang lahat, isang mapagpalang umaga po sa ating lahat. Isa lahat po nang naririto ngayon sa ikalawang araw ng palihan. Maraming salamat po sa pagdalo. Lalong-lalo na po sa ating unang tagapanayam, si Vice, Ginang Christine Estrada Clarion. Maliban sa merienda, ang inaasahan po namin ngayon ay ang inyong kaalaman tungkol sa mga wikang katutubo sa pagbubuo ng pambansang panitikan. So, inaasahan po namin na pagkatapos ng inyong paksa, ay lalo pa namin mapapahalagahan ang mga wikang katutubo. Maraming salamat. Maraming salamat, Vice. Sa mga nagkataka kung bakit Vice ang tawagan namin, nagkataon po kasi nung nasa kolehiyo po kami, parehas po kami naging vice presidente ng kanikanya naming mga organisasyon nung nasa college po kami. So, maraming salamat. Meron pa po ba? O susunod na pong katanungan? So, ang susunod na katanungan na ito. So, ano ang inyong inaasahan sa talakayan? So, maliban sa akin, may inaasahan po ba kayong matalakay sa ating palitan ng kaalaman ngayong araw na to? Meron po ba? Maraming salamat po at wala ko yung inaasahan sa ating talakayan ngayong araw na to. Medyo gumaan po ang aking kalooban. So, na may matutupo tayo sa isa't isa tulad ng sinabi ko sa inyo kanina. So, ang ikatlong katanungan, ano naman po ang inaasahan ninyo sa inyong sarili bilang mga kalahok sa pagkasanay na ito? Meron po ba? Siyempre, Ma'am Christine, mga bagong kaalaman na aming makukuha, maririnig mula sa inyo. Maraming salamat po. So, inaasahan nyo magkakaroon kayo ng mga makabagong kaalaman mula sa isang katutubong paksa. Maraming salamat po, Madam. So, meron pa po ba? Isang magandang umaga po. Hi, Ma'am Christine. Yes, Madam Marisa. Po ako sa number 2, balik po ako kasi para sa akin ang tanong ko po doon kung ano ang inaasahan sa ating talakayan ay yung kung ano ang pinaka pangunahing gamit ng ating wika. Po ating pang-araw-araw na pamumuhay. Okay. Maraming salamat po. Now, ay masagot ko po ang inyong katanungan mamaya. O siguro kapag meron pa po tayong oras, kung hindi ko po masagot ang inyong katanungan sa ating talakayan, sasagutin ko na lang po iyon batay sa kung ano po ang naranasan ko. Ano po? At sa kung ano din po yung mga naibahagi sa akin ng mga dalubhasa sa mga sa kanikanyang mga kultura. Okay? Okay, meron pa po ba? Okay, akala ko po sasabihin niyo sa akin na inaasahan niyo po sa inyong sarili na kakain po kayo ng marami sa ating merienda. Pinauna ko po muna na mahihirapan po ako magpamerienda sa inyo ngayon sapagkat virtual po tayo. Ano po? Gusto ko man po sana kayong busugin ng halls na candy at ng mga kopi ko na candy ganun, ngunit mahihirapan po tayong lahat. Kasi po hindi ko po maiaabot sa inyo kaya Vice, next time na lang po tayo magmerienda, okay? Okay. Meron to po ba? Wala na? Okay, wala na po. So, muli, kinagagala ko po kayong makilalang lahat sapagkat batay po sa aking karanas. A feeling ko, hindi ko pa po kayo lahat nakakasama sa first time ko pong magibahagi sa inyong mga palatuntunan sa inyong paaralan. Ano po, yung iba po sa inyo ay nakikilala ko na po dahil po sa mga patimpalak noon at nakatrabaho ko na po. Pero hindi pa po lahat at ay nakakatrabaho ko. So, muli maraming salamat sa inyong pag-iimbita. Sana po ay kamit ko po ang inyong
kuha ko po ang inyong mga inaasahan at makuha ko po ang inyong kiliti sa araw na ito. So, dumako naman tayo sa susunod. So, meron na naman po ako mga katanungan dito na siguro po ay marapat po natin sagutin bago ulit po tayo magpatuloy sa ating talakayan. So, una, anong unang pumapasok sa inyong kaisipan o isipan kung sinasabi o nababanggit ng mga katutubong salita o katutubong panitikan? Kasi po, di ba, tayo bilang mga nagpapakadalubhasa sa wikang Filipino, lagi po natin naririnig ito. Ngunit kung ating papansinin, kadalasan po na naririnig natin ay tungkol sa Tagalog o yung pinakabatayan ng wikang pambansa. So kayo po, ano po ang inyong, may babahagi po ba kayong inyong kaalaman sa mga katutubong wika? Ano pong unang po pasok sa inyong isipan bago ay kapag narinig po natin ang salitang ito, ang parialag ito? Meron po ba? Gutom si na po ata sir, tayo. Nagtaas ng kamay si Sir Jaynard, ma'am. Sir Jaynard, yes po. Maraming yes salamat po. Apo, okay. Para magkaroon po tayo ng isang lively interaction dito talaga ngayong umaga na ito. So ano ang unang pumapasok sa aking isipan kung sinasabi o nababanggit ang mga katutubong salita o katutubong panitikan? Simple lamang po yung sa akin, ang unang pumapasok sa isipan ko ay yung gamit ng mga katutubong salita sa paghulma, paghubog. Katutubong wika sa paghulma at paghubog ng ating mga katutubong panitikan kung saan yung ating mga panitikan na oral o pasalita ay magagawa nating lalong mapreserba sa pamamagitan ng mga naisasatitik natin. Yun po. Gamit yung mga salita talaga na may wastong baybay. Ayun po. Maraming salamat. Maraming salamat din, Ginong Hernandez. Actually, matatalakay natin yung ilan sa mga bahagi niyan mamaya. Maraming salamat po. Meron ka po ba? Meron ding nagbigay ng kanyang komento, Ma'am Christine, mula kay Ma'am Alexandra Fernandez. Sabi dito, ito raw ay bahagi ng pagkakakilanlan ng isang pangkat. Okay, tama rin po. Maraming salamat. So yun, tulad ng nasasabi din namin before nung nasa kolehiyo kami, ito ay wear your best uniform, your language, di ba? So makikilala po natin ng isang tao batay sa kanyang wikang ginagamit. Ano po? Maraming salamat. Meron ka po ba? Meron ding nagtaas muli ng kanyang kamay si Ma'am Mira Castro. Okay, Ma'am Mira. Good morning po. Sino Christine Talaya? Siguro hindi mo ako natatandaan. Ay. Yung nakita kayo mo kasama ni Ma'am Marilyn. Ay, opo. Opo, tama po pala. O, kamusta na, madam? Actually, ang una kong naiisip, kasi science teacher ako, no? Parang endangered species yung katutubong salita. Kasi guilty ako, yung mga anak ko, tatlo sila, yung panganay nung magsalita ng Pangasinan. Yung anak ko, first year college yung isa, parang sabi ko, hindi, pag tinanong kung taga saan sila, di ba? Pangasinan po, pag magsasalita, hindi sila marunong. So, pag narinig ko yung katutubong salita, parang nakakalungkot na yung mga bata ngayon, kabataan ngayon, hindi talaga nagagamit yung katutubong salita natin. Parang gano'n. Yung isa siyang parang endangered species na kakaunti na yung gumagamit sa mga kabataan. Hindi masyadong nagagamit ng mga kabataan. Kaya siguro pag Filipino or mother tongue, di ba, parang hirap na hirap yung mga bata sa subjects na yun. Kaya lang. Totoo po yun. Naniniwala din po ako sa inyong sinasabi. Actually, hindi lang po yung katutubong wika ang endangered species, kundi tayo rin po mga guro sa Filipino. Endangered species na rin po tayo kung iisipin. Sapagkat ilan na lang po mga universidad o institusyon na nagbibigay ng nagkuturo o humuhubog ng mga nagpapakadalubhasa sa wikang Filipino. Kahit na nga po mga graduate schools natin, di ba, nahihirapan po tayo maghanap minsan ng mga ganon.
Ako rin po mismo ay hindi po dati marunong magsalita ng Pangasinan. Tutulang po akong magsalita ng Pangasinan nung ako po ay napunta sa Capiz. Kasi may mga salita po akong o may magusto po akong sabihin sa mga kasama ko na ay, hindi ko nais ipaalam pa sa iba sapagkat nag-iisip kami ng mga ibabahagi din namin sa lahat. Maraming salamat po, Ma'am Mira. Meron pa po ba? Okay, feeling ko meron pa po ba? Yes, ma'am? Ako rin po, Ma'am Christine. Parang yes, guilty din ako. Tulad ni Ma'am Mira, kasi yung tatlong anak ko kasi ay sinanay ko kaagad sa wikang Filipino. Tapos nung in-enroll ko sila sa Lingayen 1 Central School, medyo pag kinakausap yung panganay ko noon ni Ma'am Fabricante sa Pangasinan, hindi siya maka-imik, hindi siya makapagsalita. So parang nahihiya yung bata. Kaya nung time na yun, tulad nung sinabi ni Ma'am Mira, guilty. Oo. Diba? Kasi isa rin sa ano eh, kumbaga napipreserba din natin ang kultura natin sa pagtuturo ng ating katutubong wika sa ating mga anak. Diba? Para maka-adapta. Ayun. Makasabayan. Makasabay sila sa kung ano yung pinag-uusapan. Makabahagi sila ng kanilang nalalaman, saloobin, gano'n. Yun po, ma'am. Totoo po yun, ma'am. Maraming salamat po sa inyong pag-share. Sa amin nga po, wala man po dito ang aking ina. Guilty rin po siya kasi ang pinakaunang sinanay po niya sa amin ay hindi Filipino, hindi Pangasinan, kung hindi Ingles. Sabagkat kung hindi niyo po alam, ang nanay ko po ay English major. So dahil yun po yung kanyang pinag-aralan na nasa kolehiyo siya, tinuro po talaga sa amin dati ang wikang Ingles. So ang laging pattern po ng pag-aaral ko ng wika ay Ingles, Filipino, tas Pangasinan. Nahuli po ang Pangasinan. Nabaliktad po ata ang ating ang nangyari sa aking bundo, no? So maraming salamat po. Okay, meron pa po ba? Meron pa po ba magtatanong sa ating delegado? Or meron pa po bang magbabahagi? Wala na po ata. Nagugutom na po ata sila. Huwag po kayong mag-alala. Mag-send po ako ng picture ng kung ano man ang nais ninyong kainin mamaya. Picture lang po muna ngayon, ha? So, susunod po. Ah, yes po, Ma'am Marisa. Yes po. Good morning. Para sa akin po, ang gusto kong sagutin, magbigay din ng aking kaalaman. Mm-hmm. Kung papasok sa isipan kung sinasabi o nababanggit ng salita o katutubong panitikan. Ito sa para sa akin ito ay bumabase o kumikilan pagtatakilan lang ng isang bansa pag sinabi katutubong salita. Yun lamang po, ma'am. Maraming salamat po, ma'am. Totoo po yun talaga. Nakikilala po tayo batay sa kung anong wika ang ating ginagamit. Maraming salamat po. Meron po ba? Okay. Wag po kayong mag-alala sa hindi pa po nakakasagot. Meron po kayong chance para manalo ng 1 million pesos in picture, in JPEG, and in ping. Ano po? Maraming salamat. Meron po tayong susunod na katanungan. Ikalawang katanungan, sa inyong palagay, mahalaga nga ba ang katutubong panitikan sa paghuhubog ng wikang pambansa? Bakit at bakit hindi? Meron po ba? Sa inyo. Sa inyong palagay po, mga madam and sir, mahalaga po ba ito? Meron po bang gustong magbahagi ng kanyang nalalaman mula sa ating delegado ulit? Mm-hmm. Si Sir Jaynard. Yes, Sir Jaynard. Sir, nakamute po ata kayo. Sa akin pong palagay ay napakahalaga po na makatutubong panitikan sa lalong paghuhubog ng wikang pambansa. Sapagkat nga po, di ba po sa ngayon, yung mga salita sa katutubong wika natin na ginagamit din natin na panghubog, panlinang sa ating mga katutubong panitikan ay pupwede ng tuwirang i-adapt or kumbaga ay
iambag sa ating wikang pambansang Pilipino, kung saan lalo nitong napayayaman ang Filipino na ating wikang pambansa. At siyempre, sang-ayon din po yan doon sa ating saligang batas, 1987, Artikulo 16, ika-6 na seksyon. Ano po? Yan po, maraming salamat. Maraming salamat, Sir Jaynard. Totoo po yun. So, ito, hindi lang naman kasi nakabatay sa Filipino, sa Tagalog ang ating wikang pambansa, kundi nakabatay din po sa lahat ng mga wikang umiiral sa ating bansa. At sa iba pang bansa din, actually. So, susunod. Meron po ba pala? Maliban kay Ginong Hernandez? Ayan, meron din pong nagpaabot ng kanyang saloobin, ng kanyang nalalaman dito sa chat box po natin, ma'am. Sabi muli ni Ma'am Alexandra, mahalaga ito nang sa gayon ay mapaunlad pa natin ang ating kabatiran, hindi lang sa nilalaman nito. Ngunit upang masalamin din ang yamang mayroon dito. Yan. Siyang tunay. Tama po. So, para mabatid nga natin kung ano yung mga kaalaman na nakapapaloob dito, no? Kasi ang wika naman o ang panitikan naman na hindi lamang sa kung ano po yung mga salitang ginagamit, kung hindi kung ano po yung karunungang nakapaloob o nakapasok doon sa kung ano man yung binuo ng manunulat o ng kung sino man ang nagbabahagi ng kanyang kaalaman. So, meron pa po ba? Meron pa po bang gustong magsalita? Okay. The more chances of winning po. Susunod tayo. Sa ikatlo. So sa panahong, sa paano paraan nakatutulong ang katutubong wika sa pagbuo ng pambansang panitikan? Medyo nasagot na rin ito ni Ginoong Hernandez kanina. Pero baka meron pa pong karagdagan? Meron pa po ba? Okay na. So maraming salamat po. Feeling ko po, meron na po tayong nanangunguna sa ating raffle. So, dumako tayo sa susunod. So batay sa ating mga pinag-usapan kanina, meron po akong mga nais ibahagi sa inyong kaisipan. Siguro, tignan po natin kung magkakaparehas po tayo ng kaisipan. Ano? So tayo, bilang mga Filipino, ay meron na po tayong mga kaalaman sa pagmamahal sa ating sariling wika at sariling kultura na nagmula sa ating mga ninuno, 'di ba? Sa kung ano pa nang naranasan natin. So ito'y nakaugat na sa ating bansa. Ngunit habang tumatagal o habang nung sa ating kasaysayan makikita po natin na meron po tayong mga may mga naging sagabal o humihingi ng nutrisyon na siyang tumutulong para mahubog ang o mapalakas pa ang ating pagmamahal sa sarili nating wika o mga katutubong wika. Ito ay ang mga naganap na pananakop sa atin at iba pa. At ang iba pang mga naganap sa kasaysayan tulad ng paggusunog ng mga ibang mga panitikang nakasulat na siyang dahilan kung bakit marami pong nawalang mga kaalaman na nagmula sa ating mga ninuno. Ngunit, kung tayong mga dalubhasa o nagpapakadalubhasa sa wikang Filipino at nagkuturo ng wikang Filipino sa ating mga mag-aaral, ay pinalagaan po natin o tinulungan po natin o binigyan po natin ng liwanag ang sinag ng araw, ang pagmamahal natin sa kultura at sa wikang ito, malamang hindi lamang lalakas ang pagmamahal natin sa wika o hindi lamang matututo ang ating mga anak ng wikang Pangasinan o makatutuong wika kung hindi ito pa ay lalong yayabong. Diba? So, kung iisipin natin, batay din dun sa mga pinag-usapan natin kanina, tayo, nakasalalay pa rin po sa atin kung ang pagmamahal ng masusunod na henerasyon ay yayabong pa. O pagmamahal ng susunod na henerasyon sa katutubong wika ay at panitikan ay yayabong pa. So ngayon, bago po tayo magpatuloy, ano nga ba ang panitikan? Kasi mag-review po muna tayo sa kung ano po ang nalalaman natin tungkol sa panitikan. Okay? Meron po ba?
Wala. So, since wala pong nais magsalita, ayaw po nilang manalo ng 1,000,000. Ayan, Ma'am Christine, may nag-comment ulit. Actually, parehas kami ng ideya ni Ma'am Alexandra. Sabi ni Ma'am Alexandra, ang panlikan daw ay salamin ng lahi. Ayan. Mm-hmm. Okay. Or salamin ng buhay. Ayan. Opo, maraming salamat. Okay. So, totoo, ito ay talagang salamin ng lahi o salamin ng buhay sapagkat pinapakita nito kung ano nga ba talaga ang nararanasan natin mga tao. Tama po ba? Kung ano muna po binagadaan natin sa ating buhay. Ngayon, tignan natin. Sabi po dito, ang panitikan ay kapatid na babae ng kasaysayan. Ang panitikan tulad ng kasaysayan ay nagtataglay ng mga ulat tungkol sa mga naganap sa isang lahi at mga naisip na dakila at marangal ng lahing ito. Samantalang ang kasaysayan ay tukuyan at naglalarawan ng hubad na katotohanan. Ang panitikan ay nagagayahan ng mga garang damit ng pagpapahayag at nakukulayan ng malikhaing guni-guni ng mga akda. So ito ay mula, wika nga ni Long, ang panitikan ay mga naisulat na tala ng pinakamabuting kaisipan at tabnami ng tao. Tulad ng sinabi nyo rin kanina, pinaikli lamang na version niyon, ito ay sumasalamin sa ating buhay. Tama po ba? Lahat ng ating iniisip, lahat ng iniisip ng susunod pang henerasyon at mga naunang henerasyon na naisulat o nisasatitik o naibahagi ay maaring may consider o maaring isipin natin bilang panitikan. So, susunod po tayo na slide. So, bago po natin talakayin ang iba pang mga kaalaman natin sa katutubong wika, balikan po ba natin ang mga unang tao sa Pilipinas? Kung saan nga ba tayo nagmula? Kasi hindi po ako naniniwala na tayo bilang mga tao ay nagmula sa unggoy. Kung sino man po ang naniniwala doon, siguro siya po ay nagmula talaga sa unggoy. Ano? So, isipin natin. So, ang mga unang tao sa Pilipinas, ang sinasabi nating mga ninuno ay sinasabing ang pinakauna ay ang mga Aita o kung ano man ayon sa NCIP o National Commission for Indigenous Peoples, sila ay mga kamag-anak ng mga dumagat o dumagat remontados at iba pa. Pwede rin po silang tawagin na Agta, Aita at iba pa. So sabi nila, ang mga Aita ang mga negrito ay kilala sa tawag na Ita, Aita, Agtas o Agtas ay siyang mga unang nanirahan sa ating mga pulo. Sila ay abala lagi sa paghahanap ng ikabubuhay sa tulong ng pana at buslo. Palipat-lipat sila ng tirahan kaya di sila nakapanahon na sining nagkapanahon sa sining ng lampas sa mga bulong at kasabihan. So dito, hindi po sila masyado nagkusulat ayon sa mga NCIP, ngunit kung ating kakausapin ng mga younger generations o mga buhay pa ngayon, meron pa rin po silang mga panitikan na maibabahagi. Tulad po nung nagkaroon po kami ng interview o ng panayam sa isa sa mga cultural bearers ng dumagat remontados, ang mga descendants po ng mga Ita, mga Aita, ay meron pa rin po talaga silang mga kwento. Meron din po silang sariling Diyos at na kinikilala. Okay? Ang kanilang Diyos ay nasa paligid lamang, wala po silang mga ribulto at iba pa. Ang kanilang mga panitikan na hindi rin nakasulat, kung hindi ito ay pinapasa sa pamamagitan ng pasalitang paraan. So, dito, ang sumunod, ang mga Indones. So, nakarating sila sa Pilipinas na may higit 8,000 na taon na o 8,000 taon na. Nang sumapit sila rito ay may malalaking pangangatawan, maitim na balat, makapal na labi, malaking ilong at pangahan. May kabihasnan silang higit sa mga Negrito. May pamahalaan, nagsusot ng damit, nagluluto ng pagkain, nagkasaing ng tukil, marunong
magpaningas ng amoy, meron, ay, apoy, pasensya na, meron silang alamat at epiko, mga pamahiin, mga bulong na pangmihiya. So, sa kanila natin nakikita o nakilala ang mga ganitong uri ng panitikan, kumbaga. Sila nagsimula nito sa ating bansa. Sunod ay ang mga insect. So, itong mga insect na to, matagal na po nila tayong kinakaibigan, di ba? So, hindi nga lang siguro nagkakaroon ng magandang pagkakaibigan ngayon dahil sa nangyayaring pandemic. Ngunit, ang kanilang roots, kumbaga, ay matagal nang nakikita sa ating kasaysayan. So, ang mga insect, na manggugusi, tinatawag na mga manggugusi, manggugusi ng mga insect ang lahing haka. So, hindi ko na po masyadong babasahin ito sapagkat review na lamang po ito ng kung ano man po yung mga pinag-aralan natin nung tayo ay nasa kolehiyo. So, may mga bahagi din po sila sa atin ng mga kaalaman, mga wika at mga kasabihan. Kadalasan po, sinasabi nila na marami pong ng mga pinaniniwalaan natin na mga kasabihan o mga kung ano-anong mga pamahiin ay nagmula sa mga insect. Ngunit nasusobrahan po natin, napasobrahan po natin sila. So, mga Bumbay, ang mga sumunod din. Ang Bumbay ay nakarating sa Pilipinas noong 120 taon. At sila po ang nagpakita sa atin o nagpakilala sa atin ng Budismo, Epiko at Mahika. So, nagpakilala din po sila ng mga Mahika sa atin. So, naipakilala din nila ang kanilang mga panitikan sa ating bansa. So, kung mag-iisip din natin, meron din po tayong mga kasama at meron din po tayong mga ninuno na nagmula sa kanila. So, syempre, ang mga Arabe at Persyano. So, sila din ay dumating sa ating bansa at na-impluensahan po talaga nila ang ating mga kultura, lalo na po sa bandang babang bahagi ng ating bansa. Ano po? Actually, hanggang ngayon po ang kanilang mga kultura ay makikita pa rin, masasalamin pa rin po sa ibang mga bahagi o sa mga indigenous people sa iba't ibang bahagi ng ating bansa. So, ngayon. So, ang mga Malay naman. So, ito po yung mga Malay po. Ito po ay nagbigay din sa atin ng malaking impluensya. At sa kanila po nagmula ang marami ding mga panitikan. So, bago po tayo tumuloy doon sa... Okay. Saglit lang po. So, makikita po natin na matatandaan po natin ng mga panitikang Pilipino. Ang mga sulating Pilipino ay o mga panitikang Pilipino ay mga sumusunod. Ito po yung napag-aralan natin sa paaralan o sa kolehiyo, mga kwentong bayan, mga epiko alamat, mga lumang tula, mga karunungang bayan, mga salawikain, sawikain, bugtong, palaisipan at kasabihan. Ito po at marami pang iba ang mga naibahagi sa atin, lalo na ito po yung mga nakikita sa ating mga binabasang mga aklat. Hindi ko na po binigyan ng mga halimbawa itong mga to sapagkat kung bibigyan ko po sila ng halimbawa ay mauubos pang ating oras. So, bago po ako magpatuloy sa ibang bahagi, may katanungan po ba? O meron po mang nais ibahagi sa mga nabanggit na pangpaksa? Muli, sino man pong gustong magsalita daw, sabi ng ating tagapanayam. Sir Jaynard, meron po ba kayong gustong ibahagi or katanungan? Ayan po, so magbibigay na lamang po ako ng paunang reaksyon sa nauna ng ibinahagi ng ating alam niyo po, I must say talaga, napakaganda ng ating tagapanayam ngayong umagang ito. Hindi lamang yung kanilang aura, yung dating sa screen, kundi maging nung mga ibinabahagi nila ay sadyang napakagaganda po. Ayun po, doon po sa naunang ibinahagi ni Madam Clarion ay talaga namang
hiwatigan natin na sadyang sa simula pa lamang bago pa man dumating ang mga mananakop na Espanyol ay napakayaman na ng kultura, wika, kumbaga kabihas na na mayroon tayo. At hindi totoo iyong sinasabi nila na tayo ay mga mangmang walang alam sapagkat nga bago pa man sila dumating ay nandito na yung mga impluwensyang ganito ng iba't ibang lahi na talagang humubog din sa kung sino tayo bilang mga Pilipino. Ayan po, maraming salamat. Maraming salamat po, Ginoong Hernandez. Ito po yung sinasabi po ni Sir. Marami na po talaga tayong kaalaman na nasa atin na. Kasi diba, tulad nga lang din ang sinabi niya, ang mga mananakop, lagi po nila tayong sinasabihin na tayong mga idyo bago pa po sila dumating. Diba? Kasapagkat ang kinikilala lang po nilang kaalaman na yung mga kaalaman na nanggaling din sa kanila. Diba? So, makikita po natin talaga dito na since marami na po ang mga nag-impluwensya sa atin, marami na rin po tayong kaalaman na pwedeng ibahagi sa ibang tao. Tulad nga din nabanggit ko na kanina, marami na po tayong mga uri ng panitikan na makikita o na maibabahagi sa iba. Tulad ng mga nakasulat dito sa ating slide. Maraming salamat, Ginoong Hernandez. Meron pa po ba? Sisave ko na lang yun sa akin sa katapusan, ma'am. Sige po, ma'am. So, susunod. So, para mas mapalinawan natin ito, meron po talaga tayong dalawang uri ng panitikan, di ba po? Lalo na po sa panahon ng mga katutubo. So, ito ay mga ang panitikang pasaling dila at panitikang nasusulat. So, kung binabanggit po natin ang mga panitikang nasusulat, madalas ang naalala po natin ay ang sumikat dating alifbata, pero ang tawag ay baybayin. Ito po ay galing po sa mga Katagalugan. Tama po ba? At kung iisipin po natin, marami rin po tayong mga panitikang pasaling dila na siyang binabahagi po sa atin ng ating mga ninuno sa pamamagitan ng pagkukwento sa atin. So, ngunit, ang katutubong iskrip ay higit pa sa kilalang baybayin. So, may gusto po sana ako ipakilala sa inyong mga iba't iba pang mga iskrip na lumaganap sa ating bansa noon pa man. So, kung makikita ninyo ito, makikita ninyong hindi lamang ang Tagalog, yung naka-highlight, o ang kilala nating baybayin, ang iskrip na lumaganap sa ating bansa. Meron nga rin po talagang galing po sa Pangasinan. Kasi kung hindi po ninyo natatanong, ang Pangasinan po ang isa sa pinaka makapangyarihang kaharian noong unang panahon. Isa po siya sa 12 kingdoms kung babalikan po natin. Ito ay ayon sa pag-aaral ng NCCA or National Commission for Culture and Arts, Subcommission for Cultural and Traditional Arts. So meron po talaga tayong sariling sulat dito na kung ako po itatanongin ay mas maganda pa po dun sa mga pinag-aaralan ng mga kabataan na pag-usulat ng mga Korean. Ano? So, nariyan po ang iba't iba. Meron po tayo sa Bicol, meron po tayo sa Bisaya, may Kapampangan, may Ilocos, may Pangasinan, may Tagalog. Mayroon dalawa mula sa Mindoro, merong galing din sa Palawan, at merong Bugis, may Kawi. So, kung iisipin po natin, ang pinaka maliban po sa baybayin, meron pong magaling na isang kingdom na nakapag-preserve o nakapag-panatili ng kanilang kaalaman sa mga script nila noon. Ito ay mga Kapampangan. Hanggang ngayon po, pinag-aaralan pa rin po ang kanilang script o ang kanilang paraan ng pag-usulat sa iba't ibang mga paaralan sa Kapampangan. Integrated po ata ito doon sa kanilang mga pag-aaral. Ang tawag po dito ay kulitan. Okay? Meron pa rin pong mga libro tungkol sa kung paano ito isulat. Na siyang nakakaingit sapagkat ang alam ko, wala na po kasing nakakaalam kung paano sumulat nung ating tradisyonal na pag-usulat. So ito pa po ang iba pang mga paraan ng pag-usulat ng ating mga katutubong mga ninuno. So meron po diyang iba't ibang paraan ng pag-usulat ng da.
So meron pong nasa galing sa Tagalog, meron pong galing sa Pangasinan, ang Daan ng Visayas, meron din pong galing sa Bicol, Sambal, Iloco, meron din pong Tagbanwa, meron pong Mangyan, meron pong at meron pa pong iba. So nasa dulo po yung kulitan ng Pampanga. Batay po sa aking karanasan din, ang isa sa mga pinakamaarte kumbaga na paraan ng pagsusulat ay ang Pangasinan. Yung paraan ng pagsusulat ng Pangasinan, traditional na pagsusulat ng Pangasinan. At ang isa sa mga pinakasimple talaga ay ang Kapampangan. Kaya siguro po, mas madali po nilang napanatili ang kanilang pagsusulat. Meron po bang nakaranas na nang makasulat ng katulad nito? Siguro po, mas maganda po siguro kapag tayo makakagawa ng isang pag-aaral tungkol sa hindi lamang sa pagsusulat, hindi lamang sa mga wika o paano gamitin ang wikang pambansa, kundi ang kung paano gamitin ang sulat, lalo na po yung Pangasinan. Kasi po talagang namamatay na po ito. Okay? So, hindi lang po pala ito yung mga iba't ibang mga sulat, kundi marami pa pong nadidiskubre ang ating commission o National Commission for Culture and Arts na iba't iba pang mga uri ng pagsusulat noong unang panahon. Sunod po. So ang mga karunungan ay hindi lamang nasusulat kung hindi binabahagi ng mga ngunit binabahagi sa mga susunod na henerasyon ay higit na mahalaga. So ang karunungang hindi nasusulat ngunit binabahagi sa masusunod na henerasyon ay higit na mahalaga. Alam niyo po, sa aking paggalakbay kasama ang NCCA, marami po ako natutunan na panitikang hindi po talaga nakasulat. Ayon po sa kanila, marami pong uri ng panitikan na talagang binabahagi lang sa kanilang mga sa mga sakababata sa kanila sa pamagitan ng pasalitang pagkasalin. Pati po ang kanilang mga kasuotan, ang bawat kasuotan nila ay mayroong kwento. At mayroong dahilan kung bakit ganun po yung kanilang kasuotan. Kaya kung sila'y tatanungin din, ito po ay isang bahagi rin ng kanilang panitikan. Nagkaroon din po kami ng isang panayam noon nung kami pumunta sa isang ancestral domain sa Nueva Ecija, na kung saan sinasabi nila na ang bawat ang kanilang mga kasuotan, ang kanilang mga accessories, kumbaga ang kanilang mga gamit, lahat 'yon ay may nakaukit na mga kwento na siyang ipinapasa nila sa ibang henerasyon na susunod na henerasyon. Na siyang nakakatuwa kasi pati yung mga kwento nila tungkol sa kung paano sila manligaw noon at kung ano pa yung mga traditional na paraan ng pamumuhay noon ay nagkukwento nila. So ito po ang isa sa mga ay screenshot mula sa isa sa mga interviews namin o panayam namin sa isa sa mga leaders sa Dumagat Remontados. At kinukwento po niya sa amin noong kami po ay gumagawa ng isang proyekto kasama po sila para sa digitization ng mga pagtuturo ng wika nila sa mga sumusunod na henerasyon o sa pamamagitan ng kanilang mga SLTUs, School of Living Traditions, na yung mga binabahagi po nilang karunungan na mula sa kanilang ninuno ay nagpapakita na tayo bilang mamamayan ay maaaring mabuhay kasama ng hindi nasasaktan ng ating kalikasan. Nakwento rin po sa amin ang mga iba't ibang mga karanasan nila na kung saan bahagi talaga ng kanilang buhay ang mga pasalitang panitikan. Meron pong mga iba na kung saan nagdadasal pa po muna sila o meron po silang isinasagawang ritual bago sila pumasok sa isang kuweba, bago sila pumasok sa isang sagradong lugar, at ito ay pinapasa lamang sa kanila kapag nasa tamang edad na sila. Para hindi po nila
hindi po mawala yung pagiging sagrado ng lugar na iyon. Kaya nakakatuwa po. Kaya nakakatuwa pong isipin na talagang ang bawat ginagawa nila ay para pahalagahan ang kanilang kalikasan. So hindi lamang ang kilalang akda ang siyang bumubuo sa ating katutubong wika. So, o katutubong panitikan. So, lagi po nating sinasabi na ang tungkol sa biyag ni Lamang at iba pa. Ngunit marami pa po kasing kwento at marami pa pong mga kaalaman o mga panitikan talagang hindi pa nasusulat. Kung kayo po ay nasa inyong dissertation o kaya sa pag-usulat ng inyong thesis, siguro po maganda pong mga paksa ito sapagkat alam ko ang kung hindi po ako nagkakamali, meron pong naunang panayam kahapon tungkol sa pag-usulat ng pananaliksik. Tama po ba? Siguro po maganda po talagang maging paksa natin ito sapagkat may papakita po natin na ang mayaman po talaga ang ating mga katutubo o sa kaalaman o sa panitikan din. At para ma-preserve din po natin kung ano po yung mga nalalaman po nilang mga bagay batay sa kanilang karanasan. So, hindi lamang sa nakasulat ng mga akda matatagpuan ang katutubong panitikan. Tulad ng sinabi ko sa inyo kanina, hindi lamang doon, kung hindi sa lahat ng kanilang ginagawa. Pati sa kanilang mga kasuotan, tulad ng kung nakikita niyo po itong kasuotan ko ngayon, na ay itong aking kwintas ngayon, ito ay nanggaling actually sa Mindanao. Meron po silang may kwento po ang bawat beads dito. So, ang bawat beads, bawat bahagi nito ay may kwento, may panitikan po ang bawat isa. Okay. Naikwento rin po, hindi ko po kasi mahanap. Meron pong binigay sa akin noon ang isang sa mga kasamahan kong agta na porcelas, na kung saan sinasabi nila, ito ay ang bawat nakalagay doon na bahagi ay may kwento din. At yung porcelas na yun ay hindi nila basta-basta ginagawa sapagkat may una may ritual silang ginagawa bago nila ito gawin. Hindi po nila basta-basta rin ito ginagawa sa kahit anong bahagi ng panahon kasi ginagawa lang din po nila ito kapag sila ay kapag mahal na araw lamang. So, may dahilan po ang mga ito. Mas maganda siguro kapag sinasaliksik natin sapagkat para ito po ay ma-preserve po natin para malaman din po ng mga sumusunod na henerasyon. Pati rin po yung kanilang mga palda, kung mapapansin ninyo, may iba't iba po silang patterns. May hindi po yun basta-basta ginagawa sapagkat meron din po silang inaantay ng mga bahagi ng taon at pangyayari para makagawa sila ng ganito. So, batay din po sa aking naranasan noon, pinakita rin po sa akin ng mga katutubo na sa paggagawa ng kanilang panitikan, ang pagbibigay respeto sa bawat isa ay siyang susi sa tunay na pagkakaisa ng ating bansa. Sapagkat noong kami ay nagkaroon din ng palihan sa National Commission for Culture and Arts, sa Subcommission on Culture and Traditional Arts, pinakita po nila sa amin na ang akala ko dati ang talagang supreme ng mga lahi ay yung mga nasa ibang bansa. Ngunit pinakita po na sa akin na talagang napakakulay, napakaganda po ng katutubong ng kultura natin sa ating mismong bansa. Kung ating pong babasahin po yung tungkol sa kung anong dahilan kung bakit natin napili ang paksa o ang paksa ng buwan ng wikang ito, malalaman din po natin na tayo ay dapat makiisa sa pag-preserve o sa pagpapaigting ng pagmamahal natin sa katutubong wika upang at panitikan upang mas mapaunlad natin ang ating sariling wikang pambansa. Yun lamang po. Meron po ba kayong katanungan? Ayan, sa mga inireserba ang kanilang katanungan kanina, pwede na po niyong ilabas ngayon ang inyong mga
balang katanungan. Maraming salamat po pala sa pakikinig. Pwede nyo na pong ratatatin ang ating tagapanayam. Na grabe naman, anong salita. Okay, so sino po ang may itatanong sa ating tagapanayam? May mga klarifikasyon po ba kayo? Ayan, si Sir Jaynard. Napaghahalata ako na eh. Hindi, ano tawag ito, sulitin na natin. Kasi minsan lang to, na makakasama lang ng isang miyembro, kaaktibong kasabi ng NCCA, tama po ba? National Commission for Culture and the Arts. Tama, apo. Apo, at yung sub-commission na sinasabi ni Madam, kaya pakasulitin na natin talaga ito at libre naman. Okay. Ma'am, gusto ko lang itanong kung paano yung kasi di ba po bahagi ng palihan natin yung proseso ng pananaliksik. Ngayon po, ma'am, pwede po ba kayo magbahagi ng naging proseso o pamamaraan niyo ng pananaliksik doon sa particular na subject ninyo sa ito, mga indigenous peoples po? So far po, maraming salamat po sa napakagandang katanungan, sir. Sa amin po, kasi ngayon may sinasagawa kaming 6 na digitization ng mga learning materials ng mga indigenous peoples sa Luzon, sapagkat isa rin po ako sa mga may hawak ng Luzon ngayong taon. Madali po siyang gawin kung mahal mo talaga ang ginagawa mo. At siguro, hindi naman po lingid sa inyong kaalaman kung ano yung nangyari kay Nas sa Nas Daily na kung saan nagkaroon po ng mga problema dahil sa kanyang bigla na lang siya nagpalabas ng mga bagay tungkol sa kay Wong Od, tama po ba? At naniningil po siya ng pera dito, 700 pesos po ata bawat isa nang gustong mag-enter doon. May proseso po talaga para tayo po ay makapunta at makapagsagawa ng pananaliksik sa mga indigenous peoples. Ang pinakauna ay of course makipag-ugnayan ka muna sa National Commission for Culture and Arts. Depende po sa kung ano po yung nais ninyong saliksikin, kung ito'y tungkol sa culture o sa kultura talaga mismo nila, sa pangkalahatang kultura nila, traditional culture nila, sa Subcommission on Cultural and Traditional Arts po, yun po sa kinabibilangan ko ngayon. Pagkatapos po nito, maaari po kayo makipag-ugnayan sa local na NCIP o National Commission for Indigenous Peoples. Tapos makikipag-ugnayan na po kayo doon sa kanilang coordinator. Karamihan po ng mga groups o mga indigenous peoples groups ay meron po mga coordinators yan. At para mas mapadali po yung inyong pananaliksik, siguro mas maganda kapag makipag-ugnayan po kayo sa School of Living Traditions na naka-assign po doon sa indigenous peoples group. Ang hinahanap ko rin po ngayon actually kasi baka next year magbukas naman po ang proposals para sa pagbubukas ng School of Living Traditions. Naghahanap po ako ng mga kasama ko na magpropose. Kasi po gusto ko po sana magbukas ng School of Living Traditions dito sa Pangasinan. Ngunit nahihirapan po ako na maghanap ng mga kasama. So, baka gusto niyo rin pong sumama doon. So, yun. Kung makikipag-coordinate po kayo doon sa mismong indigenous peoples, kasi may mga cultural masters po na tinatawag doon, mga cultural bearers po doon sa mga School of Living Traditions, mas maganda po talaga kapag makiusap muna kayo sa kanilang mga coordinators para hindi po kayo mahirapan. Kasi hindi po basta-basta nagpapa-unlock ng panayam ang mga cultural masters. Okay? So, at may mga lugar po kasi na talagang mahirap puntahan. So, para hindi po kayo, mas mapadali po ang inyong pananaliksik, siguro mas maganda kapag makipag-ugnayan kayo sa nararapat makipag-ugnayan. Ngayon po, sa Pangasinan po kasi ang in-charge po ng National Commission for Culture and Arts, Subcommission for Cultural and Traditional Arts, ay si Ma'am Elnora Dudang. Nasa ano po siya, PSU Lingayen. Dati po, ang aking ina po ang coordinator ng Pangasinan Bulinaw. Pero kung gusto niyo pong mas mapabilis siguro yung inyong ugnayan, doon po kayo makipag-ugnay.
Ay, may isa pa po pala akong nais ibahagi sa inyo. Usually po, every October or July, humihingi po ang NCCA ng mga proposals ng mga proyekto. At nagpupondo rin po sila ng pananaliksik. Ang, sa aking pagkakaalam, kaya po nila magpondo hanggang 200,000 pesos per pananaliksik kapag individual. At kapag ano naman, pag pangkat o grupo, ang magmamanaliksik ay hanggang 500,000 pesos po. So, nakatulong na nga po kayo sa inyong, sa ating kultura. Napagting nyo pa po ang inyong kaalaman. Kaya siguro sinasuggest ko, Sir Jaynard, baka gusto nyo pong manaliksik. Kasi alam ko pong talagang mahal na mahal nyo rin ang ating kultura. Okay. Ma'am, ayan po. Follow-up lang po, ma'am. Yun po yung Ma'am, nagkaroon na po ba kayo ng publikasyon? Kasi po, di ba po pinag-uusapan po natin ang panitika dito at yun nga po gamit yung mga katutubong wika natin sa lalong kultibasyon ng panitikang pambansa. Nagkaroon na po ba ng mga batay po dun sa mga naging pag-aaral ninyo? Nagkaroon po ba kayo ng mga publikasyon? Kung saan yung mga yun ay nasulat sa parehong katutubo at wikang Filipino. Maraming salamat din ulit sa inyong katanungan, sir. Ngayon po, hindi pa po siya napapublish. Hindi po kasi, ang ginawa po namin na digitization ay hindi po siya sulat, kung hindi documentary po siya. So kasama po ang in coordination with Living Asia, yung channel po na Living Asia, kasama po namin sila. So isa po itong project po ito under digitization. So lalabas po siya ngayong taon. Huwag po kayo mag-alala, bibigyan ko po kayo ng link kung meron na po. Yeah, salamat po, yung videos. Opo. Yung proyekto rin po namin na yun, sa Luzon lang po ako na-assign. Meron pa pong naka-assign din sa Visayas tsaka sa Mindanao. So kung gusto niyo pong malaman pa po yung tungkol sa Visayas at Mindanao, pwede niyo pong makita yun. Opo. Ma'am, samantalay ko na rin yung itong pagkakataon na to para po yun ipaabot yung papuri at pasasalamat sa inyo kasi napagaganda nung ginagawa niyo yung advocacy, yung mga ginagawa niyo para sa kultibasyon, pagpapalawi, pagpapayaman ng ating kultura, wika at panitikan. Talaga namang nalayan yung puso ninyo sa ginagawa ninyo at hindi yan matatawaran. Kaya ipinapapasalamat namin na isa kayo sa mga mahuhusay na tagabayan namin ngayong araw na ito na napaulak sa aming panyaya. Kaya maraming salamat po, madam, at magpalaita po kayo. Nakakataba po naman ang puso, Sir Hernandez. Nakakatakot nga po at alam ko pong napakagaling ninyo, napakahusay po ninyo. Meron ka po ba? Ayan, muli. Salamat, Sir Jaynard. Meron po ditong isang tanong mula kay Binibining Alexandra Fernandez, Ma'am Tin. Sabi niya, sa paano po kayang paraan mai-inject ang pagpapayabong ng katutubong wika sa gitna ng mga umuusbong na wikang banyaga na tinatangkilik ng mga kabataan? Ayun. Ay, napakaganda po ng kanyang katanungan. Lalo na po, di ba, umuuso na naman ngayon ng mga K-pop at iba pa na kung saan ang pati ka pa magkasalita sila ng Tagalog o ng Filipino, ang kanilang accent ay pang-Korean na. Tama po ba? Siguro, bilang guro, mas maganda kapag simulan natin sa ating sarili. Kasi kapag nagkakaroon po ako ng klase o nagbibigay po kami ng talak, ay nagkakaroon po kami ng talakayan ng mga hinahawakan kong subjects, pinipilit ko po na isama kung ano pa po yung natututunan ko sa aking mga ginagawa sa labas, sa loob ng klase. Ginagawa ko pong lunsaran yung halimbawa, merong paksa tungkol sa pang-abay. Magpapakita po ako ng isang senaryong ginawa ko po noon sa aking paglalakbay sa kung saan-saan. Pwede niyo pong pwedeng isama 'yon. Or yama din lamang po na sinasuggest ko po, minumungkahi ko rin po sa inyo na siguro mas maganda po kapag mananaliksik din po tayo kasama ang NCCA para makatulong din po tayo sa National Commission for Culture and Arts.
i-experience nyo rin po firsthand, no? Kasi hindi nyo po mabibigay sa inyong mga estudyante, hindi nyo po tuturo sa inyong mga estudyante na mahalin ang ating kultura kung kayo mismo yung medyo kinukulang po sa pagmamahal sa ating kultura. Hindi naman din natin mabibigay yung totoong pagmamahal natin sa isang kultura kung hindi po natin siya ganun kakilala. Tama po ba? Yes, tama Ma'am Tin. May follow-up dito si Sir si Ma'am Alex. Kasi po daw, mas mabilis nilang masaulo, maisulat ang Korean language, etc. kaysa sa katutubong wika. Then, pinatotohanan din ito ni Sir Jaynard. Sabi ni Sir Jaynard, totoo po iyan, Ma'am Alex. Yan po. Mm-hmm. Totoo po talaga kasi malakas po talagang hatak ng Korean ngayon. Pero, yun nga, kung makikita po talaga nila na talagang maganda po ang kultura natin, batay po sa kung ano po yung pinapakita natin, pinabahagi natin sa kanila, malamang sa malamang mas kikilalanin nila. Nasubukan ko po mismo na, di ba may pinakita po ko sa inyo mga iba't ibang paraan na pagkusulat? Yung Kapampangan po actually, yung kulitan, sinubukan ko po siyang pag-aralan. At pinakilala ko po siya, ginawa ko po siyang lunsaran sa mga estudyante ko din. Kasi may mga libro po talaga tungkol sa kulitan kung paano po gawin at gamitin yon at paano magsulat ng ganun. So, nagulat sila, ay may ganyan pala sa Pilipinas. Akala ko, baybayin lang. Hindi lang pala yun, sabi nila ganun. So, ang isang bata kasi para sa akin, kung makukuha mo yung kiliti niya, makukuha mo yung interest niya, talagang makikita mo na, makapakita mo na maganda talaga, di ba? At magiging interesado silang aralin iyon. Tapos, kung yun nga, makapagsaliksik pa tayo ng mas maraming mga kaalaman tungkol sa katutubong wika, mas marami po tayong ibabahagi. Ano po? Yes, tama po kayo, Ma'am Tin, ano? Meron pa po bang katanungan dyan? May mga pahabol pa po ba tayo? Ma'am, nag-eco ko pa po ba? Hindi na, ma'am. Medyo po, sir. Medyo, sir. Nag-eco. Sige. Eko pa more. Eko pa, wala. Bahala. Okay. Ma'am, yung ano ko, kasi nabanggitin po yung sa kulitan, sa Kapampangan, ano po. Kasi po, sa, dyan, sa, dito sa may LLU, may kaklase ako, isa, taga-Pampanga, nababanggitin niya yan talaga na at nabanggitin nyo rin ngayon, kaya naalala ko po, na ano talagang, may mga proyekto talaga sila sa lugar nila na kung saan ginagamit at pinagyayaman nila talaga, kumbaga, tuloy-tuloy yung kultibasyon sa kulitan. Ano tawag ito? Dito sa Pangasinan, di ba po, nabanggit nyo kanina, meron tayo din mga sarili nating scripts. Dito sa Pangasinan, madam, kasi parang ang yung mga nadaluhan ko rin, ang parang pinakikilala nila ay yung baybayin stroke, yung sa Tagalog, yung stroke ng Tagalog. Pero meron din pala sa akin, bakit hindi yun ang ipakilala nila? Ano po? At mga pwede po kami makahingi nung iba't ibang strokes ng yan-yang ng different scripts po. Kopya, lalo po nitong kopya ng presentasyon ni. Salamat po. Wow. Una po sa lahat, pwede po kayong kumuha ng copy nito, huwag po kayong mag-alala. So, yung dun po sa Pangasinan na script, kaya po siguro hindi na po ito napakilala sa ibang mga tulad nitong ginagawa natin ay isa na lang po atang marunong. O hindi po ako sigurado, pero kung siya po ay nabubuhay pa, gagawa po sana ako ng, hanapin ko po sana siya at gagawa po sana kami ng panayam tungkol dito. Kasi gusto po talaga siyang pag-aralan. Kasi mas maganda talaga siya. Kung ako po tatanungin, mas maganda po talaga siya kaysa baybayin. So yun po, iilan na lang po talaga kasi yung marunong. Kahit na po kasi meron tayong listahan na kung yung parang script talaga, mahirap pong gamitin yung script kapag hindi po natin alam yung mga batas kung paano ito ginagamit. Pabalik po tayo dun sa halimbawa ng Kapampangan. Wait lang. So, sorry po. So, balik po tayo sa Kapampangan. Hindi ko po makita kasi yung iba. Meron po silang script na kung saan, ay may listahan po talaga silang script. Pero,
yung paraan po na ng kanilang pagkusulat ay hindi po katulad ng pagkusulat natin sa alpabeto. May ang alam ko sa kanila pa ano eh pabaliktad. Kaya mahirap po talagang aralin kung iisipin. Pero kung hihingi po kayo ng kopya ng script na to, wag po kayong magalala. Meron po akong kopya, meron po akong natabing kopya diyan. At pero siguro since Sir Hernandez nasabi niyo nabanggit niyo na rin po 'yan, baka pwede niyo rin po akong tulungan sa pag-aaralap ng makakatulong sa atin upang mas maintindihan ang script ng Pangasinan. Ano po? Pero sabi niyo nga ma'am, isa na lang. Parang isa na lang. Pero kasi ano po eh, kung batay po rito, ma'am, ano ko lang, kung batay ipapaba siya, kasi yung baybayin, ma'am, parang sinusulat ng mula kaliwa pa kanan din, tapos meron ding pababa. So iba rin talaga yung ano nung pamamaraan nila. So kaya yung may kakanyahan talaga itong mga to. Kaya interesante talaga na pag-aralan at maipakilala pa lalo. Lalo ito yung pagkakakilala ng talaga natin. Kasi kumbaga diba po sabi nga nila, ang wika, itong mga ganitong scripts ay dito nakakalong yung mga karunungan, yung pagkakakilala ng ating lahi. Ganun. Kaya mas maganda ma'am yung sinasabi niyo na magkakaroon kayo. Pakiyayahan kami madam ha, mag-join kami dyan talaga sa ano, para mas matututo tayo sa Pangasinan scripts naman po. Apo, gusto ko po rin talaga yung Pangasinan scripts. Yes, Ma'am Sabiano. Ay, sabihin niya, no. Kamusta lang po kayo? Po. Magandang umaga. So, Ma'am, may katanungan po ako. Ma-share ko lang din po kasi bilang naging estudyante din ng inyong ina, no, ako ay nasa high school, meron po silang naibahagi sa amin noon na babasahing nakasulat sa Pangasinan, yung Sanakop na Babang. Ngayon, nung panahon na ako ay nag-aaral na, sa panahong iyon, nung high school, ay na sabi ko sa sarili ko, may mga ganito palang mga babasahin na nakasulat sa Pangasinan. Mm-hmm. Ngayong nagtuturo na ako sa ano sa kagawaran ng edukasyon, napansin ko na pawala na mga hindi na tayo nakakabasa ng mga ganong babasahin. Ang tanong ko lang po, may mga bang po bang ginagawa ang pamahalaan, lalo na po ang kagawaran ng edukasyon, upang makipag-ugnayan sa inyong organisasyon na NCCA na i-integrate yung mga collection po ng mga babasahing nakasulat sa mga wikang katutubo. Mga ganun po. Maraming salamat po sa katanungan. Maganda rin po yung iyong katanungan. Kung iisipin po natin, unti-unti na po talaga nilang ini-inject yung katutubong wika sa edukasyon. Kaya nga po meron po tayong mother tongue. Di ba po? Ito rin po ay kaugnay doon sa IPRA o Indigenous People's Republic Act na kung saan pinapangalagaan natin ang kultura na dala ng mga indigenous peoples. Okay? Ito, nakapaloob dito yung kanilang karapatan sa ancestral domain na hindi natin pwede pakialaman ng ancestral domain nila. Nandito rin po yung karapatan nila para magsagawa ng mga ritual at isagawa yung mga kailangan nilang gawin upang maipakita yung kanilang buhay na kultura. Nasubukan ko na rin po pumunta sa isang ancestral domain dati, hindi po pwede pumasok sa buong talagang ancestral domain. May area lang po talaga para sa mga bisita. So, kung ako po inyong tatanungin, gumagawa po talaga ang ating pamahalaan ng mga paraan upang maipakilala ulit ang mga katutubong panitikan sa ating mga kabataan. Kung hindi po ako nagkakamali, meron din po sa ating probinsya. Meron pong mga proyekto ang ating probinsya. Baka hindi nyo rin po nabalitaan pa. Pero meron pong, alam nyo po yung Old Urduha Film Festival na kung saan gumagawa po sila ng isang patimpalak na kung saan inaanyayahan nila yung mga nais gumawa ng pelikula na makisali at gumawa ng mga pelikula sa Pangasinan. Kasi po, kung babasahin po natin ang isa sa mga sinabi ng profesor ng UP, hindi ko na po maalala kung anong kanyang pangalan, pasensya na po, hindi po talaga ako magaling sa mga pangalan. Ang pelikula po talaga ay isang makapangyarihan na instrumento ngayon para mapalaganap ang panitikan. Kasi ang mga bata, kasi tamad na silang magbasa eh, mas gusto na nila yung napapanood na lang nila, kaya nga umuuso ang Korean, di ba? So, isa po yun.
sa mga ginagawa po nila. Meron din po, ang alam ko, kapag may ASNA Awards, meron din po silang ginagawang patimpalak na kung saan tumatawag sila ng mga manunulat na sumulat ng mga nobela, mga maikling kwento, mga tula sa Pangasinan. Maaari po siguro tayo makipag-ugnayan sa provincial capital tungkol doon kasi nagpo-post din po sila. Maraming salamat po, Ginang Clarion, sa inyong kapuri-puring pagbabahagi po ng inyong sagot. Maraming salamat. Nakakalaki naman po ng puso. Sana po hindi ako magkasakit sa inyong mga papuri. Maraming salamat po. Meron pa po ba? Bilang karagdagan doon sa sinabi po ninyo, Ma'am Tin, ano? Tagabi lang, nung naghahanda ako para sa ikalawang araw na palihan na ito, napanood ko na talagang gumagawa ng aksyon ang ating pamahalaan, particular na ang dating commissioner ng tawag dito KWF na si Ginoong Almario. Ipinapanukala kasi ni Ginoong Almario na idagdag sa pwedeng elective ganon ang wikang katutubo sa departamento or kagawaran ng edukasyon. Sabi naman ni Director Jocelyn Andaya, pwedeng idagdag ang suggestion ni Ginoong Almario is ibilang ito sa pampahayagang pang-campus yung pag-aaral ng wikang katutubo. At ang ganting sagot ni Director Jocelyn Andaya, sabing ganun, ay pag-iisipan, pag-aaralan. So, ibig sabihin nito ay nag-umpisa na itong pagpapalaganap or pagpapayaman ng tinatawag nating wikang katutubo para sa pagpapayaman ng ating wikang pambansa na way magtuloy-tuloy nga lang. Ano po? Yun po. Yun ang bagong impormasyon na panood ko lang kagabi. Yan po. Maraming salamat po, Ma'am Paolo. Kapanapanabig po yun, lalo na po sa inyo. Naman talagang mahal na mahal ang ang ating pahayagan. Tama po ba? Something. So, meron po ba? Baka po meron pa po kayong kaalaman na makakatulong pa po sa o makakasagot pa po sa ating mga katanungan na hindi ko po siguro panababasa para mas mapaganda pa po natin ang talakayan natin ngayon. Meron pa po ba? Ako isa na lamang po. Nag-feedback ako. Pinahayaan ko na yun. Isa na lamang. Sa palagay po ninyo, saan pa po may mga pagkukulang kung bakit hindi ganoon kasigla yung pagtanggap ng ating mga kabataan sa, ito po, particular sa wikang katutubo, yung pagkatutulismo nito sa mga paaralan. Kasi po, may mga umuusbong pa rin na mga suliranin. So sa palagay nyo po, saan po may pagkukulang na dapat pang mapunan para lalong maging masigla yung pagtanggap at pagtangkilik, pagkatuto ng ating mga kabataan sa sariling wikang katutubo. Ayun po. Bago po kayo sumagot, ibahagi ko lamang kung bakit ko po yung itatanong. Yun po yung itatanong ko, ma'am. Yung hugot, ito po. Kasi po dito po sa aming pagdiriwang, pamaaral ng pagdiriwang ng buwan ng wikang pambansa, meron kami isang patimpalak dito, yung malayang pagbigkas ng tula sa katutubong wika. Malaya yung pagbigkas ng tula sa katutubong wika. So, nasa ligayin po yung setting kaya inaasahan po namin Pangasinan yung entry nila. Ano po. Pero sa kasamang palad, sa kasawiang palad, wala pong nag-entry ni isa. Yan po. So, ito po ay ano po, itong patimpalak na ito ay sinimulan ko, pinasimulan po sa dati kong paaralan dito sa Bayambang, kung saan dalawa yung nag-aaring wika, Pangasinan at Ilocano. Ganon din po yung nangyari. Walang entry sa Pangasinan, pero may entry sa Ilocano. So saan po kaya may pagkukulang particular sa pagsusulong ng wikang Pangasinan po para ito ay kaibigan, katotohan, tangkilikin ng ating mga kabataan. Maraming salamat po. Maraming salamat din po, Ginong Hernandez. Napansin ko rin to, tsaka napansin rin po ito ng mga kasama ko sa NCCA dati. Kasi nagkaroon po kami ng may nagkaroon po ng pagkakataon na yung ginagawa po ng pagkupulong
pangrehiyong pagpupulong ng mga delegado ng NCCA and NCCTA or National Commission for Culture and Arts Subcommission for Culture and Traditional Arts dito sa Pangasinan. Kasi may event po kami na kung saan tinatawag po yung mga kabataan. Kung makikita niyo po yung last na slide ko, meron po doong symbol, yung baybayin po, tapos may tatlong pasensya na, may tatlong tao dito. Makikita nyo to. Ito po ay actually simbolo po ito ng isa sa mga inattendan ko o sinamahan kong palihan. Napansin po nila na ang ganda ng Pangasinan, sobrang ganda ng Pangasinan as a province kasi napakamaunlad na po natin. Kaso nga lang, kung kakausapin natin ng ating mga kakausapin yung mga tao, lahat na sila Tagalog. Siguro hindi po ito madaling matanggal sa atin kasi meron po tayong, 'di ba, meron po tayong naranasan na dati na kung saan pinapakita na mas maganda, mas superior ang mga Western countries kaysa sa atin. Kaya ang iniisip ng mga tao, hindi ko gustong pag-aralan 'yan kasi bariotic, ganito ganyan. Siguro kung ako po ay inyong tatanungin, at kung papansin niyo rin po, ang mga Ilocano kapag nag-uusap talaga sila, Iloco po talagang ginagamit nila. Ang aking asawa actually, Ilocano. Kahit na taga-Pangasinan po siya, taga-Tayog po siya, Ilocano po ang wika nila sa bahay. Siguro mas maganda po para mas mapaunlad natin ng wikang Pangasinan ay simulan din natin sa mga tahanan at kumbinsihin din natin ang mga magulang na ipakilala ng maaga ang Pangasinan, na maganda ang Pangasinan. Diba po, tulad ng sinabi ng ating mga kasama dito sa ating talakayan na hindi po talaga napakilala yung Pangasinan, di ba? So, mas maganda po talaga kapag mabalik natin ang sigla sa pamamagitan ng pagpapakita ng mahalin dapat natin ang ating wika simula bata pa lang. Tapos hindi po, nakakalimutan po din ng karamihan na ang Pangasinan talagang mahilig yan sa sayawan at sa mga awiting Pangasinan. Nakakalimutan na po siguro. Kaya dapat tayo mga warriors ng wika. tulungan natin silang ma-revive sa ganda nito. At siguro kasi ang pagtuturo din kasi ng isang wika, hindi lang yan sa kung ito yung mga salita, ito yung paraan para gamitin ang mga salita, siguro pakita din natin na magagamit natin ito sa pang-araw-araw natin buhay. Ano po? Nasagot ko bang inyong katanungan, sir? Sana po nasagot ko. Meron pa po ba? Napaka-ina po ng inyong naging pagtugon sa aking naging katanungan. Maraming salamat po. Maraming salamat. Mamaya yung tanong pa po yata, Ma'am Pao, no? Yes, nako po. Naglilitawan ang katanungan dito. Nagtaas ng kamay si Ma'am Marisa pero nauna po yung pagposte ni Ma'am Alex ng kanyang komento. Sabi po ni Ma'am Alex, may mga sanggunian po ba dito sa Lingayen na mapagkukunan ng mga tala o record sa pag-aaral ng katutubong wika? Yun po ang hindi pa po ako sigurado. Kasi ang karamihan po ng mga pinagkukuhanan ko po ng, o kinukuhanan ko po ng impormasyon ay galing po sa mismong NCCA. At sa kapag nagpapalitan po kami ng mga impormasyon, ganun din po. At pati na rin po sa nagkaroon po kasi ako ng kaibigan dati na commissioner ng KWF. Kaya doon din po ako nakakuha ng impormasyon. Pero subukan ko po ulit makipag-ugnayan sa kanila kasi marami po talaga mga organisasyon na talagang gustong buhayin ang mga katutubong wika. At hindi lang katutubong wika kundi ang wikang Filipino tulad nung lira. Hindi ko na po maalala kung anong ibig sabihin ng lira. Pero ito po ay tungkol sa pagpapalaganap o pagpapaigting ng pagmamahal sa mga literaturang Filipino at katutubong wika din. So, hanap po ako siguro nun. Sabihan ko rin po kayo kapag nakahanap na ako. Okay, maraming salamat po muli, Ma'am Tin. Merong ipinoste ulit si Ma'am Mira, pero hindi ko pa po na-click.
Mamira, pwedeng ano, konting pahayag dito sa kung ano po yung pinosti po ninyo bago po banggitin si Ma'am Marisa kasi nagtaas din ng kamay si Ma'am Marisa. Ma'am Mira? Hello po ulit. Facebook post ito, Mar, kasi nag-search ako yung script ng Pandasinan. Tapos may tumabas na Facebook post, may picture siya na pinapakita yung ano, parang Spanish ano yun, kwadro, paleografiko de las Islas Pilipinas. Sabi niya nun. Ng mga Tagbanwa, Tagalog, iba-iba yung tawag doon, parang script ng bawat letra. So, nabanggit dito yung Pangasinan. So, nakalagay yung paano yung A, B, C, D, ganun. So, baka ano lang, for ano lang, baka interested kasi parang mahilig ako sa baybayin kasi. Kaya ako pinupulo picture kung napansin ninyo, alam ni Sir King yan, binigyan ko siya ng actually nagpasimulo ako sa science kasi ng t-shirt na baybayin yung Hainayan, biology, Kapnayan, chemistry. So yung physics, binigay ko kay Sir King kasi nung nalipad siya sa Pilipino, mahilig siya sa baybayin. So, parang interesante kasi yung baybayin, ano? So, nung nabanggit niya na may Pangasinan, hinanap ko siya. May image siya ng mga, ano, paano yung script ng Pangasinan. Nabanggit din ang Kapampangan, ang Pampanga ng Dante. So, kung mag-click niya yung post, delete ako yung image. Baka yung nag-post niyan ay may idea din kung paano tayo makakahanap ng mga cultural, ano, kasi mukhang interested siya sa cultural, ano, ng Philippines. Yeah. Sige po. Maraming salamat po, Mira. Makakatulog din po yun sa aking paghahanap. Okay. So, thank you, Ma'am. Thank you po sa inyong pagbabahagi. Meron ka po ba? Ayun, yung kanina si Ma'am Marisa, nagtaas po siya ng kamay, Ma'am Tin. Ma'am Marisa. Hello po. Good morning po sa lahat. Hi, Ma'am Christine. Good morning po. Muli. Kahit na ako po ay isang guro sa larangan po ng matematika, at pero ako po ay isang purong Pilipino, yamang tinag-uusapan po natin ang katutubong wika, mayroon po akong nais na gustong malinawan at sa aking mga katanungan. Mm-hmm. Ito po yung, since ang ating katutubong wika ay nagsasalamin o naglalarawan o ito yung kaluluwa ng isang bansa, di po ba? Dito tayo makikilala. So, pag nagkakaroon po ng patimpalak, kagaya po ng Miss Universe, Miss World, bakit wala pa po bang resolution po ba yung tawag doon na magamit ang ating sariling wika o ang ating katutubong wika dahil para dito tayo makilala bilang isang Pilipino. Samantalang kasi yung iba, pinapayagan na gamitin ang kanilang katutubong wika. At alam ko naman po na matalino ang mga Pilipino sa pagsalita ng Ingles, pero siguro mas malaya nilang maipapahayag ang kanilang kasagutan ng maayos kung gagamitin po natin ang ating katutubong wika. So, yun po ang tanong ko, ma'am. Wala pa po bang tawag dito? Resolution para sa pagdating ng mga ganong paligsahan. Halimbawa, dumating yung araw na may anak po kayo or ako, dumating na makilahok sa mga ganyang paligsahan, eh gusto niyang gamitin ang wikang Tagalog o wikang Filipino. Meron na po ba yun, ma'am? Bakit hindi pa po yun? Parang magmula nung nag-start kay Ma'am Gloria Diaz hanggang sa kasalukuyan, ay hindi pa po nagagamit ang wikang Filipino sa pagsagot po ng mga katanungan ng mga hurado. Maraming salamat po, Ma'am Christine. Walang anuman po at maraming salamat din po sa inyong katanungan. Nakaka-pressure naman po ito. Feeling ko po budget din po ang aking sinamahan. So, bago po ang lahat, ang alam ko po kasi kung pagdating po sa mga patimpalak na ganyan, lalo na po sa Miss Universe, may kanikanya po talaga silang mga sinusunod na mga batas. Ang alam ko po since private po ang may-ari o privado po ang may-ari ng Miss Universe o ng franchise ng Miss Universe sa Philippines,
hindi po siya masyadong makapakialaman ng Komisyon ng Wikang Filipino. At tulad nga lang po ng alam po nating lahat, dahil nga sa colonial mentality, dahil tayo po ay nasakop ng mga dayuhan, ang iniisip po talaga ng karamihan, hindi, pero hindi naman po lahat, na ang wikang Ingles ay mas superior sa iba. Tama po ba? Kaya siguro, since napansin po natin ito, parang kayo po madam ay hindi po Filipino ang inyong asignaturang tinuturo, ngunit, pero matematika, pero napansin niyo po ito, siguro hindi lang po kaming mga Filipino teachers, mga guro sa Filipinong makakatulong upang maipakita na maganda talaga ang wika ng ang panitikang Pilipino, kundi pati katulad po ninyo. Tulad na yaman din lang po sinabi ninyo, ma'am, na tayo po ay Filipino. Tama po ba? So, yun lamang po at maraming salamat. Meron po ba? Ibig sabihin, hindi po pala, parang gaya po nang nasabi niyo po, dahil ito po ay isang private sector yung mga ganyang paligsahan. So, hindi pa pala pwedeng mai-amend or para maisabatas na gamitin ang ating wikang pambansa. Lalo na ano, wala so, naman pong, sige po, tuloy po. Sa mga mambabatas natin, katulad, di ba, noon, kung naalala ko po yun, noon si Lito Lapid na senador na gusto niya atang isulong po yun yung pagsagot po ng Tagalog. Ano. Pero ngayon lang, kasi natanong po sa akin ng anak ko, sabi niya, pag nanunod po kami ganyang mga paligsahan, ang galing-galing talaga, ang pagsalarangan ng medium of instruction, talagang ang Filipino, isa pong nangunguna yan. Di po ba? Tapos sabi niya, nung nanood po siya ng isang pageant po, ang mga iba't ibang lahi, ginagamit po nila yung kanilang sariling wika. Sabi niya, bakit mami, ang ano, yung Pilipino, para malaman na tayo nga ay Pilipino, bakit hindi natin gamitin yung ating wikang pambansa, di ba? Para at least, parang yun, si Catriona Gray, siya yung nagdala ng ating, pero pag tingnan ko, para siyang foreigner, sabi niya, parang hindi siya, half-half kasi siya anak, sabi ko. So, parang yun, ma'am, na curious din po ako, bakit kaya rin sa tagal na ating nagkakaroon ng mga ganyang patimpalak, hindi pa naisa sa katuparan, o parang hindi rin napapakilala ang ating wikang pambansa sa mga ganyang paligsahan ng international or Miss World, ganun po. Hindi po, po kayo maglalala, ma'am, ipaparating ko rin po yan sa NCCA, baka matulungan din po tayo. Pero yun nga po siguro, dahil sa colonial mentality ng mga Filipino, na kaya nga po, di ba, ang glutathione, isa sa mga pinaka binibili ng mga Filipino, di ba, ang glutathione, ang kojic, ang mga iba't ibang mga papapute, kasi hindi po natin matanggap na tayo ay kayumanggi, pero napakaganda nga naman po ng talaga ng kulay natin, makikita tayo sa kahit anong ilaw. Tama po ba? So, po ma'am, sabi nga, di ba yung katanungan ni Ma'am Alex kanina, na paano niya maituturo ng mahusay bilang isang guro, yung ganyang ating wikang pambansa, madali po silang mag-adapt ng mga iba't ibang parang banyagang wika. Tapos nasabi niyo po, pagsisimulan po natin sa atin bilang isang guro, magsisimula po sa atin. Tama po ako doon. Pero ganun po, since na tinuturo po natin yan sa school, yun nga po, yung parang big question pa rin sa akin, kung magsisimula sa ating guro, ipapakita bilang isang magandang ehemplo, parang natutusan sa mga malalalim na salita ng Pilipino. Yun nga po, dapat ipakita rin na, yun nga po ang tanong ng anak ko, yung tinuturo sa school, yung mga wikang katutubo, kahalagahan niya, pero pagdating ng mga ganong paligsahan, yung hindi siya nabibigyan talaga ng kahalagahan. Pero dahil po nga po, sana sabi niyo po na isang private sector na hindi rin siya parang doon sa mga wika. In-explain ko rin po kasi yan sana ko. Sabi niya, bakit yung iba, may interpreter sila, translator sila. Tayo, ganun din para mas okay sa akin. Hindi ko na satisfied yung anak ko sa katanungan niya. Kaya ako rin po, kaya nagtanong po ako dito na yun po yung tanong niya, sa mga 95% na satisfied ko siya, pero hindi 95%. Dahil yung nga po, kasi ang bata ngayon, mas naniniwala sila sa abstract, yung
yung ano eh, yung nakikita po, di po ba, doon sila natututo, doon po sila nakakakuha ng Greek experience, doon po sa mas nakikita sa naka-visualize. Yun nga po, yung nanood sila ng ano, tinanong agad sa akin noon ng anak ko. Ng isang grade 6 na estudyante anak ko po, tanong niya po, bakit, mami, untanoy, ba't ganun po eh. Kayun pong may sinagot po ako sa kanya at idadagdag ko rin po yung inyong kasagutan sa aking katanungan ngayon, ma'am. Maraming salamat po, Ma'am Christine. Walang anuman po. At saka dati po sinubukan din po ata yun, di ba? Nung kay Maxine, kung hindi po ako nagkakamali, na-raise din po yung issue na yun na baka pwedeng mag-interpreter na lang siya. Kasi hindi po ata siya fluent sa pagkasalita ng Ingles. Pero dahil iba po ang mentalidad ng mga may hilig sa mga ganong klaseng patimpalak, mga Miss Earth at everything else, mga pageants, siguro isa rin po yung sa mga dahilan kung bakit hindi natin basta-basta mababago din yung yun. Meron correct, po ba? Correct po, Ma'am Christine. Karagdagan, yun po, Ma'am Marisa, nasabi nyo na rin po na sa totoo lang, wala naman ang, sa pagkakaalam ko ha, nung simula nung nakakapanood ako ng Timpalak Kagandahan ng Miss Universe, ganun, hindi naman po bawal ang magsalita ng wikang pambansa ng kahit na anumang kandidata. Magkagayon man, nasa kandidata na rin po yun. Kasi nung mga panahon na parati kong sinusubaybayan din ng Timpalak Kagandahan na yan, ay namamayagpag ang Miss Puerto Rico. And take note po, ang Miss Puerto Rico po ay parating may daladalang interpreter. At sila rin po ang parati-rating nananalo noon. Pero nagkaroon ng change of momentum, ayun, napunta na ng Pilipinas. Ayun po, nasa atin na rin po yun. Kaso nga lang, sabi ni Ma'am Tin na talagang colonial mentality. At saka siguro po yung sa lingua franca. Since Miss Universe po yung Timpalak Kagandahan na yan, kaya ina-adapt na rin po natin. Ayun. Pero maganda rin pong suggestion sana, ano, kasi mas lalong maibabahagi, maipapaliwanag ang kasagutan ng ating kandidata kung sa sariling wika natin gagamitin. Yun po. Kaya nga po, ma'am, sabi ng anak ko sa pabiro, pag ako, alimbawa, dahil na siyempre, ang dreams ay libre, di ba po, ma'am? Pag ako sumali dyan, halimbawa, parang sa joke lang namin sa usapan, Pilipino, ako magsasagot sa kanilang katanungan. Sabi, sige, umpisan mo. Parang ganun po. Yung sa joke nila, kasi yun ang napapansin po. Ayan. Sabi ni Ma'am G, Ma'am Tin, Ma'am Marisa, Mapaw, approve la kunutan, may kuntis ko na yung mamaan at Mrs. Universe. Okay? May kanina pa po gusto magsalita dito, Ma'am Tin, Ma'am Marisa, ano? Nakalimutan ko lang. Si Sir King, nagtataas po ng kamay, pati sa messenger, kanina pa po ako pala, ano, mini-message. Kaya Sir King, ipasa ko sa inyo ang momento. Ma'am, naririnig po ba? Ma'am, yes po. Pasensya na po kasi isang magandang umaga po sa mga nagagandahan kong kasama sa Pangasinan School of Arts and Trade at isang magandang umaga rin sa ating napakagandang tagapanayam sa umagang ito. Bukod sa napakaganda ng kanyang pagtalakay, hinggil sa kanyang paksa, ay mukha atang na-prepared na ata kayo sa mga katanungan. Naman po kung may mag-alala. Okay. Kanina kasi ma'am, kung ko lang po ma'am, kung maaari po ako makakuha ng inyong PowerPoint presentation kanina man kasi po, maganda po yung inyong paksa sa araw na ito. Ngunit po nagkaroon po ako ng hindi magandang connection ng internet kanina. Kaya nalaktawan ko po yung mga unang pagtalakay po ninyo. Kung maaari po. At ang tanong ko po ay tulad nga po ng nabanggit ni Madam Mira kanina na patungkol doon sa baybayin na yung sa may t-shirt niya na totoo naman na siya yung nag-umpisa na mag-imprinta ng baybayin t-shirt dito sa aming paaralan sa Pangasinan School of Arts and Trade. At totoo rin na nung nakita ko yung t-shirt niya, inalbur ko kaagad yung isa sa mga t-shirt niya.
At sa katunayan nga, gumawa rin ako ng sarili kong t-shirt na baybayin. Ang tanong ko, ma'am, bakit po hindi po kaya, bakit po hindi naituturo sa elementarya, sekundarya, ang pagsulat ng baybayin po, ma'am? Although may mga ilan na mga estudyante na nagsusulong na magturo ng mga sa mga kabataan natin na magsulat ng baybayin, ma'am, pero bakit po sa kagawaran po natin ay hindi po ata hindi po natin na ituturo po 'yon, although kahit na 10 minuto o 5 minuto lang po. Bakit po kaya, ma'am? At sunod na tanong po, ma'am, kasi nga po sabi ko nga po, nalaktawan ko po yung discussion ninyo, ma'am, yung ano po ang naging basihan ng kung bakit po pinalitan yung unang panitik unang kwan po na alibata sa baybayin po. Okay, yun lang po, maraming salamat po. Magandang umaga po sa inyo. Magandang umaga din po ulit sa inyo. So una po sa lahat, doon sa una po ninyong sinabi, pwede po kayong humingi ng aking PowerPoint presentation. Huwag po kayong mag-alala, magbibigay po ako sa inyo. At ang alam ko po ata, meron po ata nag-record ng palihang ito. Kaya huwag po kayong mag-alala kung na-miss nyo po ang ilan sa mga bahagi ng pag-uusap, ay pwede nyo rin po sigurong panoodin mamaya. Tama po kayo dyan, Ma'am Tin. Recorded po. Apo, recorded po tayo. Sa susunod po, bakit po hindi natuturo? Siguro, individual difference naman po, magkakaiba po tayo ng sitwasyon. Siguro po una, baka dun po sa kanilang oras ay hindi po sapat ang kanilang oras para maituro nila ito sa mga kabataan. Ikalawa, siguro yung guro hindi mo masyadong bihasa sa pagkusulat din ng baybayin. Kasi, di ba nga, tulad ng sinabi ko sa inyo kanina, hindi mo pwedeng ibigay ang isang bagay na wala naman sa'yo. Kaya nga, baka kinukulang din po tayo sa pagkasanay tungkol dito. Sir Jainer, may nais po ata kayong ibahagi? Ma'am, tapos na po kayo. Ang ibig kong sabihin ay nagtaas lang po ako ng kamay ng maaga. Pero tapos na po ba kayong magsumagot doon sa tanong? Yes. Baka po. Sige, sir. Sige, ma'am. Okay po. Yung sa ano po, madam, yung sa... Ma'am, aalala lang po ako, karadada lang po, ano po. Kasi po, doon sa K-12 po, sa K-12 curriculum, maging sa MEL po na meron ngayon sa DepEd, wala po talagang particular na competency o kasanayan na nakalagay doon na patungkol sa baybayin. Wala po. Kaya hindi rin po talaga siya maituturo. Bagaman, halimbawa po sa senior high school, kasi dati po ako sa senior high school sa grade 11, may mga libro po doon na nakapagsisingil, halimbawa po doon sa kasaysayan ng wikang pambansa. Sinisimulan po nila yun doon sa pinakasimula kung paano nagsimula ang kabiasan natin. At meron doon partikular na paksa na baybayin gano'n. So baybayin lang, nakatuon siya sa Tagalog. Kaya lang po talaga doon sa kasanayan, yung sa learning competencies na sinusukat sa kagawaran ng edukasyon sa DepEd, sa kasalukuyang kurikulum, wala po talagang partikular na tumutumbo na ituro ang baybayin. Kaya siguro po, Sir King, ay nasa, sa tulad na po ng sabi ni Manong kanina, nasa guro na po iyon kung meron siyang sapat na panahon at kasanayan sa para maituro iyong baybayin, sapagkat yun nga po mismo sa atin sa kurikulum na meron tayo sa kasalukuyan ay sa pagka-review po doon sa mga mostly essential learning competencies at sa original na set ng ating mga kasanayan sa Pilipino ay wala po talagang particular na competency na tumutumbo doon sa baybayin at yun para maituro yung mga ganitong bagay sa ating mga mag-aaral. Kaya siguro, discarding, malupit na lamang natin kung paano at kung tinatalay natin yung kasanayan. Yun lamang po, madam. Maraming salamat po. Pasensya na po, napasin ako na ng aga.
Okay lang po yun, sir. Walang ano man. At maraming salamat din po sa pagsisingit kasi hindi ko pa po masyadong kabisado yung bahaging yun, lalo na sa elementarya. Ngunit isa rin sa mga napansin ko, yama din lamang na sa aming campus ay walang Filipino o walang major na Filipino, kundi natuturo ko lamang ang Filipino na asignatura kapag ako ay pinag-handle ng Bachelor of Elementary Education. Sa kanila pong curriculum o sa kanilang kurso, wala po talagang nakalagay doon na din ang competency tungkol sa baybayin. Na talagang mahihirapan po talaga siguro silang magturo kasi hindi po, lalo na kapag hindi po nila kabisado. Yun po. Mm-hmm. Ayun. Pero ano po ba? Salamat po muli, Ma'am Tin. Ayan. Maganda ang naging talakayan natin, ano? Talagang sadyang napakasiksik, liglig, at talagang umaapaw ang batis ng kaalaman natin. Okay? Gusto pa man nating ipagpatuloy ang malayang talakayan na ito, pero syempre umaandar na rin po ang ating oras. Okay? Kaya ano natin? Ma'am Tin, pwedeng paano mo yung sa screen po, ma'am? Wait lang po. Okay. Ayan. Ang susunod na parte ng ating programa ay ang forum pangwika na siyang hindi na kailangan dahil natapos na natin ano po yung forum pamuwika na yan sa naging talakayan natin. Dito na po tayo dadako ngayon sa ating reactor na walang iba kundi si Binibining Mariel C. Moralde. Yan po, ma'am. Maraming salamat po, Ma'am Paulo. Muli, isang mapagpalang umaga po sa lahat ng kasali sa ating sesyon ngayong umaga. Okay, so bago ko po ibigay ang aking reaksyon sa naging paksa ng ating tagapanayam, nais ko po munang magpasalamat, okay, sa pagpapaunlak sa ating imbitasyon at sa pagbabahagi ninyo ng inyong kaalaman ukol sa wikang katutubo sa pagbubuo ng pambansang panitikan. Muli, maraming salamat po sa aking kaibigan at sa ating napakagaling na tagapanayam na si Ginang Christine Estrada Clarion. Okay, so sa ginawang ang pagpapahayag ng ating tagapanayam ay ibinalik niya tayo sa ating kasaysayan. Okay, sa ating magandang kasaysayan. Isa na nga rito ang pagpapakita sa atin ng mga unang tao sa Pilipinas na naging dahilan upang mas makilala natin ang ating pinagmulan. Maliban dito, ay ipinakita rin ng ating tagapanayam ang ating mayaman na panitikan. Okay? Sa paraang pasalandilaman or pasulat. Okay? Ipinakita ng ating tagapanayam na ang ating wikang katutubo ang Pangasinan. Okay? Natutuwa din ako na malaman na ang Pangasinan ay bahagi ng 12 Kingdoms ayon sa NCCA. Okay? Maliban doon ay ipinakita rin ng ating tagapanayam ang paraan ng pagsulat or ang script sa Pangasinan. Okay? So ito ay nagpapatunay na ang ating wikang katutubo ay may mahalagang papel na ginagampanan sa ating buhay. Okay? Ito ang magpapakita ng ating pagkakakilanlan. Okay? So, panatilihin nating itong buhay upang maabutan pa ng mga susunod na henerasyon. Tulad nga ng sinabi ng ating tagapanayam na si Ginang Clarion, kailangang magsimula ito sa ating sarili. Ipakita at ibahagi natin ang napakaganda nating kultura. Ayos lang na makipagsabayan sa uso, tulad ng nauuso nga ngayong K-pop or ang paggamit ng wikang Korean, ngunit huwag sana itong maging dahilan upang mamatay ang ating wikang katutubo. Okay, so muli, maraming salamat po Ginang Christine Clarion sa pagbabahagi ng inyong kaalaman tungkol sa wikang katutubo. At asahan po ninyo na ang kaalaman na amin natutunan ay babaunin namin sa aming pang-araw-araw na pamumuhay. Okay, maraming salamat po. Maraming salamat din po.
Ma'am Pao, doon na kami po ata kayo. Yung sinabi ko kanina na ire-reserve ako, nakalimutan ko. Mabilis lang ito. Yung sabi ni Ma'am Christine kanina, yung bago pa man dumating ang mananakop na Kastila na sinakop tayo for almost 333 years, ay talagang sadyang na totoo po yun. Meron po akong nabasa na siya kong ibinabahagi sa aking mga mag-aaral na bago pa man dumating ang mga Kastila ay meron ng mahigit 3,000 copies ng panitikang Pilipino na ito ay nasusulat sa mga wikang katutubo. Siyempre, yan, siyempre yung 12 kingdoms na sinabi ni Ma'am Christine. Ito ay ayon kay Las Casas, isang misyonerong Kastila na talagang pinatunayan niya na Kastila na yan, ano, na bago pa man dumating ang mananakop na Kastila ay meron ng 3,000 copies ng panitikang Pilipino. At ito ay sinunog, tama yung sinabi ni Ma'am Christine, ito ay sinunog sa kadahilan ng hindi ito gawa, dahil ito ay gawang diablo. Sapagkat ang kanilang pinapaksa dito ay kung ano-ano lang pwedeng sa kalikasan, pero hindi ito patungkol sa relihiyon or tungkol tumatalakay sa paniniwala or pagkamaka-Diyos. Kaya yun daw, sinunog. Pero in reality, siksik, liglig at mayaman na po tayo sa panitikan. Ayan, pinatunayan po mismo ni Las Casas. Ayun po. So dadako na po tayo ngayon sa ating parte na paggawad ng katibayan para sa ating minamahal na tagapanayam na walang iba kundi si Ma'am Christine Strada Clarion. Okay. Oh, wait lang po. I-share ko muna. Ayan, so para po sa katibayan, bakit sa ito. Ayan. So, bigyan niyo po ako ng pagkakataon na basahin ko po ang nilalaman ng teksto ng Katibayan ng Pagkilala. Ito ay marapat na ibigay natin sa ating unang tagapanayam sa umagang sesyon na ito. Kagawaran ng Pilipinas, Republika ng Pilipinas, Kagawaran ng Edukasyon, Rehiyon 1, Pampaaralang Tanggapan ng Sangay 1 ng Pangasinan, Paaralan ng Sining at Kalakalan ng Pangasinan, ang Katibayan ng Pagkilala ay ipinagkakaloob kay Christine E. Clarion para sa kanyang taus-pusong pagbabahagi ng panahon at talino bilang tagapanayam sa isinagawang pampaaralang palihan sa lalong kultibasyon ng wikang pambansa at mga wikang katutubo, tampok ang mga napapanahong artikulo at pananaliksik na pinangunahan ng Departamento ng Filipino at virtual na ginanap sa paaralan ng Sining at Kalakalan ng Pangasinan ngayong Agosto 25 hanggang 27 taong 2021. Ipinagkaloob ngayong 26 ng Agosto 2021 sa paaralan ng Sining at Kalakalan ng Pangasinan, Poblasyon Lingayen, Pangasinan. Pinirmahan ni Virginia R. Perez, Ulungguro 3, at Ginang Rosario Ciferer, Ulungguro 4. Ma'am Christine, heto po, tanggapin po ninyo ang inyong katibayan ng pagkilala. Ayan, ayan. Maraming salamat po. Salamat, salamat po. Susunod po, dahil nasabi na po at iginawad ang katibayan ng pagkilala, syempre marapat din po nating hingan ng kaniyang munting mensahe or pananalita ang ating magaling na tagapanayam, ang nagbabalik. Wait lang, bakit ito na naman? Ang nagbabalik po, ang ating mahal na tagapanayam,
ginang Christine Strada Clarion, ma'am. Okay, una sa lahat po, maraming salamat ulit sa mga tumawag po ng aking pansin para makasama po sa palihang ito. Isa pong karangalan ang makasama po kayo ngayong araw na to. Lahat po sa inyo. Sapagkat hindi lang po kayo ang natuto, natapat ako rin po ay talagang natuto sa mga inyong binahagi sa akin. Sana po ay magkaroon po ulit ng pagkakataon para magkasama-sama po tayo ulit, hindi lang po sana sa virtual na platform, kung hindi pati po sa physical of in person. Ano po? Sana po hindi rin po itong huli na paanyayahan niyo po or imbitahan niyo ako sa inyong mga pagkasanay. Yun lang po. Ayan. Salamat po ulit. Okay, salamat po Ma'am Christine sa napaka-komprehensibo at talagang buhay na talakayan. Buhay kasi halos lahat ng delegado, ano, marami ang nagtaas ng kamay at nagbahagi ng kanilang opinyon, ng saloobin, ng kanilang ideya. At dahil sa araw na ito, lubos-lubusin namin ng pribilehiyo, Ma'am, ano, magkakaroon po tayo ng photo opportunity na kasama ang ating mahal na tagapanayam. Kaya hinihiling ko po sa ating mga delegado na kayo po ay magbukas ng inyong camera. Ayan po, para sa isang photo opportunity. Ayan po. Okay po. Wait lang po. Sir Jay, pwedeng kayo na lang po ang ano, ma, sir, mag-screenshot. Sige po, po. Okay. Yes, ma'am. Opo. 3, 2, sa 2, 3. Okay na po. Ay, isa pa po. Isa pa po. Isa pa po. Ma'am Jen, pwedeng pakibuksan po ang opo, camera. Ma'am Jen. Ma'am Jen. Ma'am Mayan. Ayan po. Para kuha po tayo lahat. Isang pribilehyo na makasama natin ang ating mahal na tagapanayam sa isang photo opportunity. Ayan po. Ma'am Jen. 3, 2, 1. Yan po. Maraming salamat po. Okay. Ayan. Muli, maraming salamat mula po sa kaibuturan ng aming puso, mula sa pamunuan ng paaralan ng sining at kalakalan ng Pangasinan, mula sa aming ulong guro na si Ginang Virginia R. Perez, ang tagapangasiwa ng palihang ito na si Sir Jaynard J. Hernandez, sampu ng aking kasamahan sa Departamento ng Pilipino, tanggapin po ninyo, Ma'am Christine Strada Clarion, ang aming taus-pusong pagbati at pasasalamat sa inyong oras at talino na ibinahagi nyo sa amin ngayong araw. Palakpakan po naman natin si Ma'am Strada Clarion. Ma'am Christine Strada Clarion. Yay! Virtual na palakpakan. Yeah. Salamat po ulit. Sa okay uli din po. Sige po. Salamat po. Ayan po. Okay. Ang susunod na po na ating part ng ating tawag dito, programa ay syempre ang paggawa ng output. Okay? Pero ipapaskill po muna natin yung output na ipapagawa ni Ma'am Tien. Okay po? Wait lang po. Nakalimutan kung ano. I-download. Charing. Sir Jaynard, dahil sa excitement, ano? Ako po ay yes, ma'am. Hindi ko nakalimutan kong i-download yung ano. Ah, may, ako na lang po mag-present. Oh, sige, sige po. Ma'am. Sige, sige po. Sige, sige po. Po. Nasaan na ba yun? Okay. Wait lang po. Nang po, madam. Correct. Hala. Ito. Copy. And then. Masyadong na-immerse ako sa ano talakayan natin kanina. Ano, carried away din. Opo. Na ano, ay tawag dito. Blown away pala, carried Opo. Away. Mali yung pati si Ma'am Mira nagbahagi ng nakita niyang malaking tulong. Kasi may mga kasama tayo dito na mula sa ibang departamento at talagang kasama natin sila sa pagsusulong pagtataguyod ng wikang Filipino. Kaya nagpapasalamat po tayo riyan. Correct po, ayan. So habang
minama ni obra ni Sir Jaynard ang pagpapakita ng ating tawag dito yung slide kung saan nandoon po yung isasagawa nating output. Isa-isahin po natin yung mga bisita natin. Ay, hindi bisita kasi kasangga na po natin ito eh. Okay? Sila Ma'am Avelina, ayan. Magmula sa day one, ano? Mula kahapon hanggang ngayon, andito si Ma'am Avelina. Grabe ang suporta na para sa ating departamento. Ma'am Avelina, next, si Ma'am Marisa, Ma'am Deseline, Ma'am Devi, Ma'am Mira, of course, ang aking kumare, Ma'am Minaline, syempre, Sir Louis Ventayen, sino pa? Ma'am April Luis Ambat. Ayan, maraming salamat po mula sa kaibuturan ng aming puso. Ayan po, kanina pa po, ano, hindi ko na-i-add si Ma'am Shalaleng. Kanina pa po kasi nagsasalita na ako, kaya hindi ko na-click yung add. Naku po, pasensya na po kayo. May background po akong ano, natural background, tilaok ng manok. Ano? Ayan, syempre isa rin po si Ma'am Shalaleng. Pasensya na po kayo, Ma'am Grace. At hindi ko po napindot kaagad yung, ano, yung admit. Kasi kanina pa po nagko-connect si Ma'am Grace. Ayan po. Ayan na po mga kaibigan, mga kapwa ko delegado. Nariyan na po ang nakikita na po ba natin yung output na ipinaskill ni ano, pinosti ni Sir ano, Sir Jaynard. Kita na po ba? Share niyo na lang po Sir Jaynard. Oh ma'am, na-share ko na po. Ah, okay. Sige po. Ayan. Para po sa ating ano, output, ayan po, babasahin po natin. Output para sa panayam pangatlo sa pamamagitan ng isa hanggang tatlong PowerPoint slide ay sumulat po tayo ng isang refleksyon tungkol sa kahalagahan ng mga wikang tatutubo sa pagbubuo ng pambansang panitikan. Ulitin po natin, sa pamamagitan po ng isa hanggang tatlong slide, sumulat po tayo ng isang refleksyon tungkol sa kahalagahan ng mga wikang katutubo sa pagbubuo ng pambansang panitikan. Ayan po. Okay? Okay. Ayan po, mga kaibigan. Muli, salamat po sa ating tagapanayam na walang iba kundi si Ginang Christine Strada Clarion sa kanyang ibinahaging oras at kaalaman sa atin. At maraming salamat po sa ating mga kabisig kamanggagawa mula sa iba't ibang departamento ng paaralan nating PISAT sa pakikibahagi din dito sa amin sa tatlong araw na palihan, ikalawang araw. Ayan po. Sir Jaynard, meron yes, ma'am. Pa yung sasabihin bago natin na ipinid ang umagang session natin sa ikalawang araw ng palihan na ito? Opo. Gusto ko lamang pong palawigin ang pasasalamat sa lahat po ng dumalo rito sa ikalawang araw ng ating palihan, umagang sesyon. Maraming salamat po. Gayun din po sa ating punong guro, Dr. Rosario C. Ferrer, pangalawang punong guro ng Senior High School, Sir Silito C. Bugarin, ang ating mahal na punong ulong guro sa ating Departamento ng Filipino, Madam Virginia R. Perez, at syempre sa ating mga napakahusay na kaguruan sa Departamento ng Filipino, at syempre po sa napakahusay na pagpapadaloy ng ating guro ng palatuntunan ngayong umaga, at mamaya pang hapon si Ma'am Maricel O. Paulo. Maraming salamat po ma'am sa mga kapakupuguro sa PISAT para ng Sining at Kalakala ng Pangasinan. Mangyari po ay pakisamahan po kami hanggang mamayang hapon at hanggang bukas po sa pampinid na programa po natin. At syempre po bukas ng hapon yun pong kumbaga culminating activity o program ng ating pong month-long celebration ng Buwan ng Wikang Pambansa 2021. Ayan po, maraming salamat po. Kung mayroon man pong mga pagkukulang ang palihan na ito, ang aming komite ay ipagpasensya nyo na po. Yun po. Magkita-kita po ulit tayo mamayang hapon. Muli po ang inyong tagapangulo ng palihan, Jaynard Hernandez. Magandang umaga po. Salamat po. Okay. Ayan. Salamat po. Ano po oras? Alauna?
Opo, ma'am. Alauna po. Alauna. 1 p.m. sharp po. Opo. Sige po. Kasi ano, tayo. May ano dito mamaya, mag-disinfect sila. Ay, okay. Mga ano oras po yun, ma'am? Mga 2:30 or 3, baka darating na po sila. Paso banta kayo, ma'am. Paso banta kami. Opo. Okay. At ma'am, kung maaga-aga po yung ano po, yung mga delegado po natin, ay po pwede po tayo mag-umpisa ng mas maaga po doon. Basta po handa na po tayo na. Okay po? Okay po. Maraming correct salamat po. Ayan. Merong pinaskill dito si Ma'am Alex sa ating chat room. Sabi niya, Ma'am Pao, isasama po ba doon sa naunang compiled outputs yung output ngayon? Opo, opo. Di ba po, Sir Jaynard? Opo, Madam. Para po bukas sa presentation po natin ay tuloy-tuloy na lang po panay output sa panay 1, 2, 3 at yung 4 po para minsanan tayo. So, okay lang po muna na hindi nyo po muna i-upload yung inyong, minsanan na lang po kapag ka naisapinal na rin o nagawa na yung para sa panayam form mamayang hapon. Maraming salamat po. Okay. Mga ginigili kong kapwa delegado, ayan po. Pagpapasalamat po muli sa inyong pagdalo sa ikalawang araw, umagang session natin. Okay? Magandang umaga po muli at happy eating. Ayan, masarap na pananghalian po ang ipinapabot po namin sa inyo. Ayan. Yes! May registration pa po ba ulit? Everyday po ba yun? Or kahapon lang? Meron po, ma'am. Meron pong naiset si Sir Jaynard na formularyo ng registration po. Pinaskill din po natin, sir, ano, sa ano natin. Ah, opo pala, ma'am. Ayun po yung ipaalala po natin. Ma'am, ipaalala ko lamang po, ano po. Bali po, bawat araw po ay meron pa po tayong registration, ma'am. So, ipinaskill ko na po yun doon sa may PSAT in the new normal po na GC natin. Nandun po yun. Pero wag po kayong mag-alala, madam, kung hindi po kayo nakapag-rehistro kahapon, ay pwedeng-pwede pa rin po kasi naka-open time naman na po yung mga forms po natin. Pati po yung sa evaluation kahapon, kung hindi pa po kayo nakapag-evaluate para po mabigyan po kayo ng katibayan ng paglahok sa ating tatlong araw na palihan, ay po pwede pa rin po kayong mag-evaluate doon. Yung recording naman po nito, po pwede po naman nating i-review, hingin sa ating mga tagapagdaloy para po ma-review po ninyo yung mga naging pangyayari kahapon po, bago po tayo magsagot ng evaluation. Pero yun nga po, tulad ng sinabi ko po, ay na-open po, open time po yung ating mga form, evaluation form, yung ating registration form. Kaya pwedeng-pwede nyo pa pong ma-access. Ipinasa ko na po yun doon sa ating PSAT in the New Normal GC, sa Filipino GCs. Ayun po. So maraming salamat po. Okay po, thank you. Po, Ma'am Marisa. Naipaskill na po, naiposte na po natin sa ating PSAT GC. Ayun po. Tulad ng sinabi din ni Sir Jaynard, huwag po kayong mag-alala kung gusto niyo po magkaroon po ng kopya, nai-record po natin yung unang araw kahapon at ito pong session natin sa umagang ito. Meron po. Okay po? Happy eating po! Bye-bye. Bye-bye. Covers PH.